Go, 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 go. I'm Parc Cruz, your host, and welcome to Boring Monday Session 5. Yeah, 5. Panglima na. Hindi namin alam bakit pa rin namin ginagawa to. Anyway, with my co-host tonight, host opening the show with me is, of course, my friend, Macky Alejandro. Good evening, everybody. Today is a beautiful Monday evening. And of course, as Parc said, this is Session 5 of Boring Mondays. Yeah. Ano bang gagawin natin ngayon? Alam mo, pagod na ako. Nagkaka-pimples na ako sa inyo. Normally, natutulog ako. Ngayon, natatandaan na ako na tagyawat dahil sa kagagawan yun. Ngayon, pang limang linggo na natin ito. Well, just a brief discussion. Boring Mondays is supposed to be a random post-processing of random photos from random people on the spot. Alright guys, try sharing this stream first before we start. At tonight pala, we don't have any guests pa. So, puro ano lang, yung mga TWGO lang ang mag-assist muna sa akin. Cause, hindi rin sila nakapag-prepare kasi hindi na nga siya Boring Mondays. Nagiging Toxic Monday na siya. Oo, stressful. So, hindi na siya nagiging masaya. Nagiging trabaho na. No. The reason why we don't have guests tonight is because we have something special. Ano bang ano natin? Ano nga pinipirin nyo pala ngayon? But tonight, we'll see later as we go on throughout the evening. You'll know why we have no guests tonight because the topic on hand will be focusing on a certain profession. Like what? I can't say it. Ano ba yan? Oh, okay. Is that the one yung pinag-usapan natin last time? Yes, it is. Alright, so marami tayong topic ngayon. Pero before natin intro, syempre may kasama pa tayong dalawa na co-host natin. So we have to introduce them properly. But before we introduce them, we have to prep up muna yung mga audience kung ano yung topic ba. Ang topic kasi natin tonight is about call boys. Yes! Mga call boys. Yung isang tawag lang, nandiyan na sila. Yes! Tsaka kung ano gusto mo, gagawin nila. Mm-hmm. Diba? So, kailangan natin, ipasok mo kaya muna natin co-host natin isa, prep natin, alright? Okay. So, brief description of callboys. Yeah. So, these are people whose discretion and privacy is of paramount importance. They usually work odd hours and are always at the mercy of their clientele. Whatever they desire, they must oblige. And no question about it, that is why we call them call boys. Bigyan natin muna ang isa sa mga call boys natin. 'Di ba? Call boys natin. Okay. So, pero syempre hindi kompleto kung hindi natin lalagyan ng background music ulit, intro, 'di ba? So, introduce mo muna, brother, saka para bago pumasok siya. Our first call boy is of course our resident laughing clown of TWG. He is our lovable and the late Rommel Marcelo! Pasok! Hop! Tama na! Walang bayan sa royalty! Masyado ka naman. Nakabiti naman. Ano ba naman yan? Nabitin ako doon. Hindi namin in-expect na sasakyan mo yun. Nabitin ako. Pakambyo pa lang ako. Nawala na eh. How was it, Rommel Marcelo? How was the introduction? It's a very good introduction. By the way, guys, thank you for calling nga pala. Thank you for calling. Yeah. Thank you for calling. Hey, guys, tonight's topic is about call center, BPO. So, kasi most of my team, my experience there. So, magkikwentuhan sila, ano ba meron? Ba talaga? At bakit ang daming nag-work doon? Bakit ano? So, yan ang magiging topic. Tapos, siyempre, tuloy na natin yung kwentuhan natin. May malakas daw. Malakas daw. Anyway, ikaw talaga idol ko kasi dito eh. Ikaw ang idol ko. pasok mo muna yung introduce mo muna isang kasama natin. Lalagyan ko na rin ng music. Pare. Go! Introduce natin ang ating isang guest. Siyempre, ang nagbabaga. At sobrang init
na call boy. Rommel Cruz. Ben, uy. Uy. Pasok ka na. Uy. Maganda mic mo pag in-unmute mo yan. Mag-unmute ka naman muna kasi. Unmute mo. Yun. Unmute ko na eh. Ayun. Try to help. Ayun. Hello. Hindi mga lodi. Yun. Iba talaga pag nagagawaan mo yung bagong ano, mic ka. Diba, no? Ganun talaga. Lalo pagka nakabalik ka sa Jollibee, talagang may promotion yan, diba? Anyway, medyo guys, so, gonna do a brief description of again of this boring Monday's thing. Guys, yung mga bago lang dito and just who's dropping by, who's just watching it, the show just now. Okay, welcome to Boring Mondays, where we do post-processing or we do editing of random image from random folks. So, ibig sabihin, I do post-processing of anyone na magsasubmit ng photo. So, you could send it through Macky, Rommel Cruz, or Rommel Marcelo, and they'll just submit it to me for editing. So, yun. Yeah, and that's again, right. That's no, right. So, we've been doing this for 5 weeks now, and hi. Hindi ko alam kung nag-enjoy ako. guys, yun nga guys, baka next week wala po tayong Boring Mondays. Pagod na po kami. Pagod na. Baka last na. Pero last episode was one of the pinakamalakas, no? After the show, we've reached around 2,000 views already after that. Akalain so, mo may nag 2,000 views, no? Wala. Nakita nila yung Avengers. Siyempre, tuwan-tuwa sila kasi sila kay Mr. Tony Parker, di ba? Who's Tony Parker? Tony Parker. Yung Spider-Man. Yung Spider-Man. Yung nagdala, Spider-Man. Tony Parker. Parang mali. Tony Parker? Are you sure the name is Tony Parker? I think. Sorry, sounds, Peter Parker ba na? Peter Parker. Naghalo ko. Sorry. See, Tony I told you. Tony Stark na ka Peter Parker. Who the hell is Tony Parker? Lakas na. It's a combination of Iron Man and Spider-Man. Anak ba nila yun? Anak ba nila yun? Rommel. Maari kasi sobrang close nila, di ba? Sabagay, magkaibigan naman sila. By the way, guys, those who are just tuning in, click the share button so that other people can watch the stream. Yun. Share. Alright, Rommel Cruz, bati-bati muna. Shoutout muna mga kapatid at mga yung mga nanonood. Shoutout kay Elwar. Ang ganda naman ng shoutout. Ben, ang lungkot eh. Ben, ganda. Sorry. Rommel Marcelo, bigyan mo nga ng... Rommel Marcelo, bigyan mo ng sample. Paano mag-ano ang shoutout na masaya? Medyo tempo kasi ngayon bang All Souls Day? All Saints Day ngayon. All Saints. Ang lungkot ng pagkabati. Ayun, maraming salamat pala, Sir Elwar, sa panonood. Magandang gabi sa'yo, magandang gabi at... Kamusta dyan sa Taiwan? Ingat kayo dyan. Ingat. Yun. And that's how you do it, Rommel! Yeah. next time. Okay lang yan, Mel. Unang salang. Sa susunod. Okay lang. Ganyan rin kami nung hindi kami nagla-live. Anyway, guys, again, welcome to Boring Mondays, where we do random post-processing of random... image from random folks. So, pagdala lang kayo. Pero it's still early. Don't worry. Take your time. We have all the time to spend here. And it seems like they're still having dinner. So, we can expect a pick up of the pace probably around 30 minutes after. Malamang yan. Baka mamaya magsimula pa si Park mga 8 kasi naghahalungkat pa ng mga photos yung mga yan. So, anyway, enjoy muna nila yung kanilang dinner. Pero parang, sige. Mamaya na ako mag-show. Mag-magic show. Sige. Mag-magic show ka pa. Magic show? So, magic show muna.
sobrang tindi mo. Pati mamaya na, magic show, pinuha mo na. Si L word lang yata nagpo-post eh. Mukhang ano eh, follower na. Oo nga eh. Actually, we have 7 viewers and 9 viewers right now. So we're picking up again. So maya-maya yan. Give them time. Kumakain pa yan. At ma. So usap kwento muna tayo. Kamusta kayo kahapon? How was the weather yesterday sa side nyo? Dito sa east? Actually, ano lang eh. Dumaan lang. Hangin na lang. Which is, well, we're lucky na hangin lang. Pero doon sa mga kapatid natin sa south, like Legazpi, Bicol area, mukhang tinamaan na sobra. Lalo yung Tabaco. We have ang dami kong kaibigan sa Tabaco area na mukhang tinamaan na ng gusto. I tried communicating with Kuya Hill, Kuya, yung mga kasama natin sa photography doon sa Legazpi. Sabi naman nila, hindi sila, they're safe, pero mga infrastructure namin tinamaan daw. Yun yung ano lang, and that's the sad part. Pero before I share naman siguro, kamustay muna natin syempre yung ating viewer, si Ma'am Annabelle. Magandang gabi sa'yo, Ma'am Annabelle. Hello. Ma'am Annabelle. Annabelle, malapit ka na maging guest. Hintay mo. Ready ka lang siguro, dyan. Ayaw niya kasi sa camera, nahihiya siya. So, I might invite, baka sa podcast ko siya interviewin. Para ano. We'll have a one wine night together to sa podcast para mas lumabas. Si Annabelle kasi mas masarap kausap pag naka ano, parang naka si wine. George Tapan pare. Pag naka wine. Speaking of those three, that was an amazing episode. Okay. I could not kaya get enough 10 bits. The wisdom, the artistry, the discipline. Yes. These are people you look up to. Napanood mo ba yun? Ibang klase, no? Ibang level yung ano, no? Lalo na yung, ano? Yung project shot? Hindi. Ano ka ba? Property shot. Gano'n ka bangis yun? Property. Lupit. Anong sinabi ng money shot mo doon? Property ang dinabanatan, di ba? Rommel Marcelo, you're doing it again. Binabag mo kami ng laway mo. Ilag muna tayo, ilag. Sorry. No, but yeah, regarding the property shot, so it just made you realize that if you think that you are on that level of being a photographer, think again. If you do not have a photo that is worth one property, you're nothing. Imagine. We were competing about yung one frame that would cost around 150,000, right? 150,000. Yes. Imagine mo. Dollars. That's dollars. Dollars daw. Dollars daw yun, sabi ni Seth Perry. No. I think it was peso. Pero multiply by 100. So 150 kinonvert na ni Sir Tapan ng 150 peso per malaki, it's still big. Ano ka ba? Isang frame yan, one frame tapos times 100, and that's during 1987. Imagine 87, how much does it ano yung value ng 1.5? Ang rami ko nang mabibiling pamalo kay Rommel noon. So, dami, baka mamaya mabili mo automatic pa, di ba? Shout out muna tayo. Zon Xavier of Ziltex. Yes, sponsor. Hi Sir Xavier, good evening. Guys, gamit ko one of the nice lighting na gamit ko is galing sa kanila, this the LED na Yungno na no LED bar. Enough for nakita niyo yung effect, maganda nito. Sa kanya galing ho yan. Sponsors. Hindi ko lang mapaiki. Yes, and my brother Joe Zapanta, kasamahan ko sa radio. So, Sir Joe Zapanta, good evening. Good evening. Hindi ko lang mapakita yung i-sponsor sa akin ni Sir Xavier. Kasi hindi na ako makikita pag pinakita ko yun eh. Ano, malaki nga yun. Yung sobrang dukdo ko na laki. Reflector, no? Reflector. Sobrang laki. Sobrang maraming brother, salamat po. Rommel Cruz, greetings daw dos bagong ano, baka pwede daw pa-shoutout sa bagong mic. Bagong mic, di ba? Thank you po sa Lazada.
Shoutouts mo naman. Shoutouts mo naman. Yung papabate. Ano ka ba naman? Pops, naka-inom ka ba? sa susunod, sinusulat na lang yun. Shoutout, guys. Shoutout po. Shoutout, KD. Shoutout. Kaya kasi mag-shoutout. Sir D from Taiwan, correct? Good evening, yes, good evening. Daryl from Taiwan. Daryl dyan. And of course, Rommel, your number one follower. Yeah, magandang gabi sa iyo, Joshua. Joshua, good evening, good evening. All right, may mga questions, oh, guys. Para, Rommel. Ang bilis, no? Recommended wildlands. No, recommended wildlands for a D850. Actually, we have the 40mm, right, Rommel? Yes. Hindi ko lang familiar kung anong opening nun eh. 2.8. Oh, yeah. So if you're gonna use the 40mm on the D850, which is a full frame, oh, napaka-wide niyan, brother. Sobrang wide. Yan, Matoy from CDO, Sir Matoy. Yes, Sir Matoy, good evening. Yeah. Siguro for the wide lens, 14 to 24. Yeah, pili ka na lang doon, sir. Doon sa, ano, sa events mo, anong pinaka-widest na gamit mo, Rommel? I'm using 16mm. May sakit ba kayo? At nag-i-English lang kayo, nag-i-English lang yung mga. It probably has something to do with the profession of being a hindi naman, call boy. Naman. Okay, ulitin na. 16mm. Alam pa tayong theme. So, easy lang. So, guys, our theme pala tonight, well, the topic is about BPO. Then, post Halloween, hindi kasi nabitin yung mga kwentuhan last time. And finally, yes. Ay, nako, 2020. Let's talk about 2020. We're on the 11th month of the year 2020. Yeah, almost done. We're almost done. Let's hope na wala nang surprise on the last month. Na wala nang mga ano, di ba? So, nakapagod na. Wait, and there's more! May pahabol pa rin. Ano naman? Anyway. Yun. So let's recap so far. So what happened in the year 2020? Let's start with January. That was the time when Taal volcano. Taal. Kailan yun? January, right? Oh, late January. That was January. We were in Taiwan. Taiwan. We almost wouldn't be able to come home if the ash spew continued during that week. Actually, medyo kinabahan ako doon, Macky. Alam mo kung bakit? Why? Tayo na hold. Baka nandun pa tayo hanggang ngayon. Isa na ako doon sa lumuluhod doon sa mall. Nakita mo pa. Baka ganun na ako. Pero tagal natin doon. We were in Taiwan for almost 3 weeks, right? 3 weeks, tama? Yes. Three weeks. If by chance we didn't get the chance to go home, might be na-extend tayo ng almost another 2 weeks, so almost a month pala tayo nandun. Tapos ang visa, mga visa natin tapos na rin, di ba? Yung alam mo, tourist visa natin doon. Iyak! And then, alright, of course, guys, again, maraming bago ako nakita. Macky, please do the intro of Boring Mondays, please. Okay, tonight is again one of our session 5 of Boring Mondays, wherein we do random post-processing on the spot of random photos from random people. Just send your photos to either my DMs, Rommel Marcelo, or to Rommel Cruz. Yes. Ayun. Maraming salamat. Tagalog, Mac, Rommel. Translate it to Tagalog. In Tagalog, kung meron kayong mga photo na gusto nyong pa-edit, send nyo lang sa akin kay Macky or kay Rommel. Kasi Sir Parc is mag-e-edit ng Sir Parc, photo ninyo. Photo. Sir. Kan, tigas ng mukha mo. Photo nyo. Litrato. Litrato nyo. Shout out, Rommel Cruz. Marami-rami ng tao. Yung mga yun, watching. Yan ang tinatabayan ko, yung shout out ni Rommel. Sobrang gano yan. Sobrang gano. Oh, may dead. Rommel Cruz. Sayang yung mic mo. Yung mic mo, kailangan magsalita ka dyan. Okay, papahoy ako. Sige lang. Okay. Rommel, Marcelo, go. Shout out. Umpisahan natin kay Sir. Siya nag-ask ng question regarding sa wide
Magandang gabi po sa inyo, Sir Jason Galera. Good evening, Sir Jason. Good evening. Good evening. And syempre kay Sir Matoy Elipe. Magandang gabi, magandang gabi. Kay D, syempre si Daryl from Taiwan. Magandang gabi sa'yo. Kay, syempre kay Joshua, magandang gabi. Magandang gabi. And of course, sa lahat ng mga manunood at sumusubaybay ng sa Boring akin, Mondays. Thanks, sa akin, Mike Sir, thanks for dropping by. Job Tabada, thanks for watching. Albert Crisostomo, compare from Dubai. Hi, brother. Good evening, nice Sir Albert. Good evening po, good evening. Yun. So, yun, and of Joshua, course, I'd also like to... We shoot people. We yes, shoot people. Literally. Yeah. We shoot I'd also people. Like to greet Nikki. Hi, Nicole. Good evening, good evening. Nandiyan ba? Rommel, actually, nag-comment siya. Sabi niya, natuwa siya yes. Doon sa giling mo pa isa pa raw. Oh my God. Wag. Baka yeah, masira ang karim natin. Dal mo pala, Macky, I have to prepare yung sinabi natin na ipapakita natin. Wait. So, sige lang. Okay. Yes. I forgot. Yeah. Sige lang. Si Macky, go again, ahead. Again, I would talk, also guys. Like to greet one of my friends. She's a doctor, a medical technologist also by profession. She just had her first child, Krisa. Hi, Krisa. How are you? I miss you guys. Hi. I miss you too, Krisa. I miss you too. Magkakilala kayo? Hindi, nakikimiss you too lang ako. Kayo naman, masyado naman kayo. Na-miss mo lang. Krisa, drop any comments on the comment section. I'll read it. Yun. Man. Anyway. Rommel Cruz, dito pa what's up with you? Galaw naman dyan. Baka may stroke tayo. Rommel. Mukhang nasapian yung si Macky ng dugo. Alam mo? Tanggalin. Ay, mag-Tagalog. Eh. Sige. Sigurin natin dalawa. Nahihirapan tayo nito. Hindi. Kung kaya English nito. Ano nga ba yan? So, saan ba biyahe mo, Macky? I'm off to Magmana ituloy. No, but again, I would like also to greet my best friend, Michael. How are you? Yon. Michael who? Boss Michael? Yes. Boss Michael. Okay. Boss Michael. Hi, Boss Michael. Yeah. Hi, sir. Hello po. Ayun, syempre, habang magpa-plug na muna ako nung, syempre, yung aming the original bangus. Siyempre, may bagong flavor yan. Ang lemon, oh, pepper. Oh, yeah! Nasobrahan namin ni Macky yun. Sobrang sarap nun. Absolutely good. Yeah. Absolutely good. Rea, yes. Order lang po kayo kay Rea Ann Delos Trinos. PM nyo lang po siya. And of course, siyempre, huwag nyong kakalimutan din yung DNA perfumes yan. Again. Bumango ka na. Nakatulang. DNA pabango. Nakatulong ka na. Bumango ka pa. Diba? Yes. Baliktad. Bumango ka na. Nakatulong ka pa. Anyway, guys, yesterday is that was or 2 days ago, someone sent me some goodies here. I know. And before we continue, I have to thank that lady for sending me this. So I'm gonna show you what I received last. That was what? Saturday? Yes, Saturday. Thanks, Macky, for bringing it in. So, anyway, I want to show this first. Guys, look at this. Ito. Yes! Oh! That's... Pastry yan, ah. Yes, yeah. Absolutely. Pastry. Okay. So, normally, this actually, guys, you have to taste this. Hindi ako nag-exaggerate. You know me, pagdating sa food, I'm a foodie, I'm an... I love food that really, yung I would remember always. Itong isang to, during the lockdown, so I got to taste this. Correct ko na, tama. Last time I said puto eh. So, puto? Ano siya? Pandesal, queso, ube. Wrong again. Again. Ube, queso, ube, pandesal. With queso. It's the same. Dude, basta ube siya. Pandesal na may palaman na queso. So, ang point dyan, pare, kahit ano pang gawin natin dyan, ube pa rin siya. Anyway, it's really good. At saka, napaka mura.
guys, you have to check out Tina's Home Bake Goodness. You have to search it through Facebook. And Maki, do you have the number for Tina's? Let's see. For Tina's, the number is... Go ahead. While I'm searching for it. Hold on. Natawa ako eh. Someone said Ma'am Tina, baka naman po. Anyway, guys, what you're saying right now, they have this following product. So we've already tasted the pandesal, the ube pandesal with queso. And the cheese roll, ang sarap niya. And insamada, yung queso, ang sarap niyan. Sobra. Hindi kayo magsisisi, lalo na itong ganitong set of box nila. Now, yesterday, they sent something different. Sobrang na, champion. Na mas tarap. Okay, guys, I'm one of the thing, isa sa mga pastries na addict. Hindi ho lasagna yung pastries ko, ha? Anyway. Meron daw, sabi ni Dami. Lasagna. Nakita ko, guys. Lasagna, yeah. Anyway. One of the all-time favorite ko na pastry is yung Cinnabon. Okay. So, yun, syempre, before tasting that, you have to travel to, ano ba pinaka-nearest natin? Capital Commons, right, Maki? Yes, correct. So, yeah. Now, all of a sudden, Tina biglang nag-try gumawa ng cinnamon rolls. Cinnamon roll, guys. Look at this one. Oh. Baka naman po. Rommel, as in, walang binuga ang cinnamon dito. Ako na nagsasabi. So, okay, number one, the frosting. Taste. Second, yung frosting, sabi nga ni Maki. Third, the price. The price, pasadong malayo. And guys, if you want to order, call them now. And I have the number. Okay. Maki, go ahead. Go for the number. Okay, so the number for Tina's Home Baked Goodness is 0945-719-1064. Again, that's 0945-719-1064. But wait, there's more. There's more. Para na tayo home TV shopping. And guys, if you're gonna get these three boxes, you'll have a free bun. Coupon off. Anyway, yeah, you could also check their Facebook here. It's again, search it using Tina's Home Baked Goodness. So you'll see there, makikita nyo marami pa silang ibang product. That's but right. Itong apat na to, we've already tasted it. Walang sablay. Wala tulang sablay. So try them out. Maniwala kayo, kung hindi kayo masaya, si Maki ang magbabayad. Yun. Pero wala pa. Kung hindi daw masarap yun. Maki, go ahead. Try describing yung mga pastries ni Tina. Okay, so let's start with the ube cheese pandesal. Okay. So at the first bite, you get that soft, chewy, gooey taste of the ube with the cheese. Hindi ho matigas. It's chewy. Pag sinabing word chewy, alam mo yung pagkagat. Tapos, smooth. It's smooth. The texture is smooth. That's for the ube cheese pandesal. Next! Baka naman po. Bakit kanila pahirit na hirit? Hindi pinapansin. Apparently, Rommel, actually, I've heard that they've also started delivering to Cavite. So, I don't know why Bulacan doesn't have any. Sa South sila nagpapadala, pero inside door. Alam mo, sobrang traffic po papunta sa Cavite. Siguro po pwede dito sa Bulacan. Isang diretso lang. Enlex pa. Ang bilis. Diba? And then, of course, we move on to the cheese rolls. So, the one on the right, the one on the right. Mm. So, again, take a bite. Halfway through, you get the cheese and the smooth texture. So, girl, the basis kasi natin dito for cheese rolls would be... Mary Grace, no? Mary Grace, yes. Good. Yun ang sobrang sarap. Almost, okay. Almost the same. The same. But, I don't know how Tina does it, but... Kaya alam, parang yung description ni Maki medyo natalo eh. Natalo. Kasi sabi niya, pag inagat mo daw halfway, nandun pa lang yung cheese. No, I meant halfway through. Ginabasag ka. Bitter yan kasi hindi nakakain. Iniipit ka niya. We can always ask our sponsor, Tina, if they will deliver again to me and Park's home except for Rommel Marcelo. Baka naman po.
Mati ako kaya na nagpa-deliver dito. Hindi ko na sabihin happy in true. In fairness, ha, si Rommel Cruz na lasahan niya na yung... Yun na nga. Ma'am, kung ako magdi-describe niya, sasabihin ko, sa unang kagat, keso agad. Diba? Sa pangalawang kagat, keso pa rin. Diba? It reminds me of yung Angel's Burger. Yes. Sa unang kagat, tinapay lahat. Sa pangalawang kagat, tinapay pa rin. Meron ikatlo yun. Sa ikatlong kagat, may Kelton ng kasama yun. Anyway, guys, marami pa rin nanonood. Guys, again, we're doing Boring Mondays. This is session 5. Here, yes, we do random post-processing of random image from random folks. So, magpadala lang kayo at I'll edit it on the spot. Padala lang kayo. We've been doing this for 5 weeks now and yun, para makita nyo kung anong kakalabasan ng image nyo. So, padala. Now, kung wala, okay rin. Dahil opo, magpadala naman po kayo. Parang awa nyo na. Magpadala kayo. Isang meet po kayo. Magigisa na naman kami dito. Oo, kasi mas marami akong pwedeng tanungin sa kanila pag wala akong ginagawa. Yun na. Please lang po, magsubmit po kayo. Magsubmit po kayo. So, ayun. Bakit? Ano naman yung lasa nung, di ba may ensaymada doon sa gilid? I'll let Park describe the ensaymada because he's a fan of that. Mm-hmm. Okay. How would I describe it? It's creamy. Creamy? The dough is sticky. Chewy. Hindi siya dry. Yes. Yung, normally, if you bite on an ensaymada kasi, di ba, ang nangyayari dyan, the cheese normally falls out off kasi nga nun, ito talaga melt, parang semi-melted siya. So, nakadikit siya. So, kahit kagat na malagkit pa rin siya. may naalala ako dyan sa pagkakagat mo na yan. May naalala ako. Ito yan, ha? Oo, mga mamaya kasi pagkagat mo ng ibang ensaymada, pagkagat mo, parang walang laman yung loob. Parang okay, hangin, ito diba? Lang, para mas makarelate ka, pero malayo ah. Remember Rico's Siopaw? Oo. Rico's ba? Rico's ba? Hindi. Rico's ba? Lechon? Robertos. Natutulad ka na sa akin. Tony Parker. At least hindi lasagna. Hindi naman lasagna yung ano, pastry ko. Pabira. Okay, moving forward. Tiktikan tayo dito ah. Bawal magkamali. Nahirap. Again, so shout out to Jomar Mendez Bukol. Good evening, Sir Jomar. Number one daw. Hindi pa ako. Ako ba ho yung number one? Hindi po ako number one. Number one. Diba? Parang bossing Big Soto. Bigyan ka ng jacket. Maling show. Mali yun. Maliwawawin yun. Anyway, guys, let's talk about BPO first. Sino sa inyo ba ang currently may experience sa call center sa inyong tatlo? Taas ang kamay. Nako. I'm proud. You're proud? I'm proud. Okay. All mahirap right. Na. Babagsak ako sa ano nga ba yan? Well, UA, no? Yeah. When did you guys start? Kasi before, alam ko hindi naman masyado uso yung call center. Then all of a sudden, parang naging nag-boom yan eh. All of a sudden, everyone's going to call center, nag-apply, nag-ano. During that time ba, nagsimula na rin kayo or hindi pa? Mel, una ka na, Mel. Para baka magkaalaman ng edad dito. Una ka na, Mel. Nahiya ako. Ganda pa naman ang mic na yung Rommel Cruz. Ayaw gamitin. Oh, okay. What year did you start, Rommel Marcelo? Anong year ba? 2008. Okay. Takal na. And at that time, it was already booming. Yes? Oo. Sobra. Although mahirap mag-apply talaga. Uy, Miss Paloma Moon again is here. Hi, Miss Moon. Good evening. Moon. Hello, ma'am. I have to correct this. It's my bad. I'm talagang, ano, Miss Moon. Kadalawa ka pala friend kong Paloma. Okay. Paloma is Maria and Paloma Moon. Now, both are beautiful ladies, okay? Okay. But the other one,
is an artist photographer. That's Paloma Moon. Oh, dude, okay. So Miss Paloma Moon, so the artist photographer. That's my bad. Na-mismatch ko last time. Good evening. And again, po, also, I would also like to say good evening to Sir Ryan Tablante. Yo! How are you? Thanks for dropping by. Hi. Hi, Sir Idol. Punta ka sa bahay. May kailangan ako. Tawag ka sa akin bukas. Pag hindi, ihaharas kita dito. Yan. Ayun, so, ano yun, Macky? Ang tanong mo sa akin nung... So how was it when you first entered the BPO industry? It's very hard talaga. Ay, si Macky, ginagawa mo live shoot to this boy. Relax, brother. Masyado na, natatakot sa'yo yung dalawang co-host. Co-host mo na, natakot na sa'yo. Macky, ako, dumaan ako sa butas ng karayom bago ako nakapasok sa unang literal center na pin... Oo. I take it literally sa sobrang hirap talaga. Okay. Kasi nanggaling ako sa recession from abroad. Tapos ang English pa doon, barok pa, hirap. So apply ako dito sa Pilipinas. Huwag mo naman i-generalize yun. Ikaw, yun lang. Hindi. Kasi mahirap pakipag-usap doon sa... Rommel, Macky, do the disclaimer again. do the disclaimer. Rommel is doing it again. Disclaimer, Rommel. Okay. Para may ano tayo. Okay. Disclaimer. The views and opinions of our hosts and the guests do not necessarily represent the views and opinions of TWG, TWGO, Parc Productions, and its management. Go ahead, Roman. Yeah, okay, yeah. Pwede ka na ulit. Ano. Sige. Yeah, yun nga. So, sino barok? hindi naman. Barok yung English. Bawoy. Barok ang English. So, ako, hindi right. naman ako technically talaga na magaling magsalita okay. ng English. So, nag-a-apply ako noon. Sobrang hip. So, pag natawagan ako. Alam naman namin yun. Pero okay lang. Pag natawagan ako. So, siyempre, sobrang tuwa ako. Tapos, ang mangyayari, umagang interview, di ba? So, sakay ka sa bus, yung damit mo, sobrang planchado. Pagbaba mo, parang pauwi ka na ulit. So, sobrang siksikan. Yung okay. Pagbaba mo, parang, tapos pa. Pagdating mo dun sa office, na pinag-applyan mo, wala ka pa 10 minutes. Sasabihin sa'yo, tatawanan ka na lang daw. Oh, I see. Parang hindi ang ano ko lang kasi doon sasabihin nila sa'yo, tatawagan ka na lang. Okay. Pero ang ibig sabihin noon, hindi ka na natanggap. Kaya ang ibig sabihin parang ano nga po ba 'yon? Tatawanan niyo na lang po ako. Parang ganoon. I take it parang as a joke. So syempre sayang ang oras. Seryoso ka pa lang tao. Magpapakwento na kami hugot ang nilabas. Hindi naman. Mo bang manawagan sa pamilya mo at sa kamag-ulang? Ako po ay nananawagan sa aking pamilya. Hindi, joke lang. Romel, wait. Before you continue with your story, I would like to answer this first. Yes, Krisa, you can order that. Just visit Sina's Home Baked Goodness Facebook page. And yes, they also have the ensaymada, but I would recommend that you try the sampler box so that you may be able to try all three pastries that they have so far. Yeah. Highly recommended, guys. You have to taste that. Buong gabi namin ipupush yan dahil masarap talaga. Hindi porke kasi pinakain kami, pero masarap kasi talaga. So if you like those cinnamon rolls, ube cheese pandesal. So the sampler box would contain the ube cheese pandesal, the cheese rolls, and the ensaymada. Yeah. And again, shout out to Ma'am Paloma Moon again. I'm happy to see you, Sir Parc, Sir Rommel Marcelo, Sir Rommel Cruz, and Sir Macky. Yes, we're happy to see you din guys, po. Tingnan mo happy to serve you! Go ahead. Babalik tayo. So, yun nga, sayang kasi ang oras. So, syempre, interview mo is 7. Tapos yun, tatawagan ka lang. So, sayang ang oras. So, ang ginagawa ko, before I go dun sa unang applyan ko, nagpiprint na ako na siguro mga 10 resume. Yan. Kasi, ina-expect ko na baka hindi ako matanggap. Ang ginagawa ko, kunyari, sa Cubao ako nag-apply, lalakarin ko yun hanggang makarating ako ng Optikas, yung mga call center sites doon, para mag-apply ako walking.
Yeah. You were living syempre, in, mukhang malayo. Bulacan. Bulacan. Bulacan pa. Nilalakad mo Bulacan papuntang Ortigas? Hindi. Ah, okay. Bulacan hanggang doon sa unang ano ko. So, syempre, yung kasunod, para makatipid-tipid ka, syempre, wala ka naman trabaho. Mm-hmm. Lalakad ko yun, medyo malapit-lapit lang naman. I see. Ayun, mahirap, pero buti nakapasa. Nakapasa naman ko. Okay. Ayun, tapos, yun muna siguro ang i-share ko. Ganun. Sige, mamaya na lang. Okay. Mamaya natin kung katin. Kasi, ano eh, marami ang ano, question kasi I've been hearing, lalo na pag, ano, di ba, nandun. Alin, ano yan, ano yan, ano yan. Hindi, bye-bye, not you. Not you, not about yes. you. Pero I heard iba daw may mga temptation daw sa loob, may mga ganyan-ganyan. Wala. Tawagin natin si Rommel, Rommel, ikaw naman, kailan ka daw nagsimula, Mel? Ba't temptation pag sa akin? Hindi temptation, kailan ka muna nga nagsimula daw. Okay, so, mamaya natin puntahan. At masubukan naman natin ganda ng mic mo. Teka. Hindi ka na matandaan yung year eh. So, mukha mo. Ayaw mo na sabihin na high school. Ano na lang. Bali, 16 years now nag-work sa call center. Same 16? Company, right? Okay. Same company lang. So, hindi ka lumipat-lipat? No, different company. Nakailan ka na company? 1, 2, 4. Ang dami, hopper to. Yeah. Call center, hopper. Ikaw ba, Rommel? Ikaw, Rommel. Tatagal naman ako ng mga 2 years, 3 years. Ako, three companies. Hop. Labang so you're just a hopper? Isa, baka hopper. Pangatlo ko lang ngayon. Okay. Meron akong company na pinag-stay na matagal. Hindi naman hopper. Kasi yung iba, kinukuha lang nila. Parang after training, lipat ako. Ganda ng offer sa kabila. Ay, ang pangang pala dito, allowed? Offer pala ako. Is that allowed, Rommel? Yes. Okay. Training para, hindi ka na, mag-calls, hanggang training ka, lipat ka sa iba, may sahod ka. Bayad yun. I see. Understand. Because I thought all the while that you're supposed to be bound by the training and because they're spending for your training, right? You're being paid to be trained. And it would be a lose situation for the company if you suddenly decide to move out. I think Macky may clause yun eh. So hindi so may, he has to render a number of a certain years yata years before talaga kang ano or else pag, parang ikakaltas sa kanya or you won't receive any separation pay. Doon babawas. Okay. Alam ko pag ganun. Used to be in HR pala before. Kaya pala. Pero hindi BPO. Part ng ano, ng mga multinational company. Nag-HR rin ako. That was my... Regarding with that those naman, were, tama. Hindi, yan yung mga times na hindi masaya ang trabaho. Yan. Hindi masaya nangangamuhan. Ayun, siguro Maris, sa question mo kasi may tinatawag kasi parang nesting period. Okay. At pagpasok mo, hindi ka agad regular. So, walang bound ng mga ganyang rules na magbabayad ka ng ganito, magbabayad. Sa ganun kasing industry, pag hindi ka nakapasa sa training pa lang, natatanggal talaga. Okay. Kasi pagdating sa floor, nandun ang bakbakan talaga, medyo mahirap. Mahirap talaga. Paano bakbakan? Kasi yung mga cases magbakbakan sa floor hindi kasi, ground and pound is something hindi, like that no? Kumbaga, okay. Yung mga example sa training ng mga calls it's ideal scenarios eh. Okay. Pero pag nasa floor ka marami kang may experience na yun na yung ano, talagang iba-ibang klaseng calls na hindi ko naman to natutunan bakit ganito to. Which is, yun na magpapatibig talaga sa'yo sa iba sa floor, iba sa training. Pero so, it's not a prerequisite that you could speak straight English or fluent English during pag-apply? Siguro sa iba. Pero so, there are certain companies that requires you to be fluent talaga. Yes. Oh. Not all. Lalong-lalo na sa mga account na, ano ba yung mga, Romel? Yung mga account na maano sila sa English fluent dapat. Kasi pagdating sa mga
telco companies. Basta naiintindihan ka, okay na. Okay. Okay. Basta naiintindihan ka, okay na. Basta straightforward yung pagsasalita mo, naiintindihan nila yung instructions mo. Okay na yun. Okay. How about accents? Does it necessarily have that when you're applying for a consent, you have to have a certain accent? Hindi. Natitrain ka naman din dun eh. Oo. Tsaka okay. hindi rin ka. No? Kasi hindi lang naman tayo ang bansa may call center. Meron din sa ibang bansa, which is mas mahirap yung like, sabihin na natin, ibang, like India. Okay. Nahihirapan din sila mag-adapt ng kanyari American accent. Basta nahihirapan sila mag-adapt. Yun. So why is it that we hear people saying Bulacan? Talking about regarding this nga, that reminds me of last show. I have to apologize to all viewers. It wasn't our fault kung bakit parang naging choppy yung video namin last time during the OG's live show. Yes. Okay, if you notice, the video was choppy but the audio was good. So it wasn't our connection. So Facebook did something during the time of October. Kasi the last live show was September. And it was manually brought. So wala kami naging problema. We're doing the same settings, same setup. Then October, nag-try namin ginawa. Ayan na. We noticed that the video was choppy. Once in a while, intermittent eh. Hindi continuous, hindi sunod-sunod eh. No? Maki, no? Yes. But yun nga, napansin namin, I'm not gonna go to details, basta it wasn't our fault. But rest assured, the next show, this November, yes, you won't have any that, you won't experience that choppiness anymore. Kala nyo, ah. Rommel. Intayin natin yung kanilang part. Wait, shout out kay Paloma. Ma'am Paloma, may sinabi siya. Every Monday na daw siya manonood. Every Monday na ko po. So required na talaga tayo every Monday, no? Yeah. Rommel. Oh, yes. I like how Park said connection. Connection. Yeah. Pati siya napapa-accent niya. Yeah. That's what I'm trying to ask, di ba? Sumbo ko kayo sa friends ko. Hindi kita dyan bigyan ng coffee mamaya. Wala yan, Maki, ha? Wag mo simulat. Huwag kayo. Anyway, guys, again, welcome to Boring Mondays. Change topic tayo bago malayo at mapahama kami. Anyway, guys, today's our fifth session where we do random post processing for random folks. So magpadala na kayo ng email. Yes, magpadala na po kayo. Libre po, walang bayad. Kung wala, okay lang. Pero before we continue, I want to show you something, Rommel. Ano yan? Kinuha ko na yung bagong ulit. Kinuha ko yung bagong Photoshop. And, oh my God. Hindi yata pwede sa akin yan. Ah. While we're waiting for Park to show his new toy. Hi, Rea Ann Delos Trinos. Good evening. How are you? Ayun. Hello. Good evening po. Funny. Hintay ko sumagot. Hindi pala siya pwede sumagot. Yeah. Sige. Park, even Rea is saying connection. Walang yaka ka na yan. Connection. Yes. Hindi ko nasusuportan yung bangus mo. QA specialist yan. Kaya bawat bitaw mo dyan. Sorry, you're wrong. Yeah. No. But good evening. Good evening. Pinupulutan. Gusto niyo talaga you wanna start that? I'm not gonna do it. Rommel, go back to you, Rommel. Yeah.
Balik natin yung question. Mel, ikaw naman. Bilisan mo. Yeah, Rommel Cruz, how about you? How was it like when you first entered the BPO industry? Ayun, sobrang hard talaga. Sobrang hard. Wow. Sobrang hard. Wow. Okay, I get that. Sobrang hard. Don't worry. Nandito naman kami. We're gonna support you naman. So don't worry. Don't worry, Rommel. I'll pick you coffee later. Where ba? In Starbucks ba? Starbucks? Starbucks. Tad tayo. Capital ko comments. Yolugs sa yolugs. Hindi, ano lang po, baka managagalit na yung wala magagalit. This is all just for fun. Meron ba kayo pinatatamaan? Wala. Akong pinapatamaan. No, this is all just, si Macky kasi we're all just goofing around, people. We're all just goofing around. Yes. Bawal ang seryoso, guys. Bawal seryoso. Let's have fun. Good vibes. Again, sabi nga. Doc Franco, good evening. How are you? Doc. Hello, Doc. Yun, Mel. Yes, we miss you. We miss you, Doc Franco. We miss you. Okay, Franco, pwede ka humabol. Wear black. Yan yung ano mo, pass mo. Pag if you wear black, PM mo lang si Rommel, ipapasok ka na namin. Makigulo ka. Because tonight, we don't have any guests. Mangguguluhan lang tayo. Yes. Okay, pasok lang, brother. But then again, black for those black who are tuning pero in. Pero gulatin mo kami sa pagka-black mo. Parang yung parang Vegeta mo last time. Nagulat kami doon. Anyway, again, guys, Macky, go ahead. Yes. For those tuning in right now, this is the fifth session of Boring Mondays, wherein we do random post-processing of random photos from random people. Send your photos to either my DM, Mark Angelo Alejandro, Rommel Marcelo, or Rommel Cruz's private message. I heard that, guys. Everyone who's watching right now, alright, pasensya na yung ano. Okay, I'm doing a photo by Rea Ann Delos Trinos. So it's an old photo I did before. So before, papakita ko na sa inyo yung after photo nito. I did this ano photo before pa. So that's the original photo. Now I created this manually. So ganyan ginawa kong itsura na. So, ang ginawa now, with the new version, I'm using Adobe Photoshop 2021. So, look at this, guys. Oh, you just have to look at this. Grabe. Look at the new technology. You go to image or edit. Makita nyo to? Rommel? Look at this. Rommel Marcelo. Rommel Cruz, look at this. Yep. Macky, look at this. Sky replacement. Okay. Once I click this, whoa. I would have this pop-up screen and I could choose any clouds I want. Tingnan nyo ha. Tingnan yung background. Tingnan yung photo. So, nagpa-process na siya once nag-change siya. So, it takes a while because it's really rendering. It's checking all the algorithm. It's checking all the details surrounding your image. Look at the background. Hindi pa yan. Pops, tingnan nyo to. Nakita nyo yung pwede ko pagpilian. Oh, what? Look at this. No way. Rommel, look at this. One click. Wala na akong gagawin. Wala na akong selection. I'll click this. Yan. I'll click this and look at the background. Whoa. Oh my God! Dude, wala ka nang gagawin. Yan na yun. So, I could choose. I could fine tune. Let's say I want a blue sky. It takes a while. Pero yan. There you go. Blue. Oh no! Dude, lahat why? Ng ano. Why? Rainbows. Let's try this rainbow. I haven't tried this yet. Pero tingnan natin kung lalagyan niya ng rainbows. Ha? Meron rainbows pa ang bihira. Hindi na ako maghihintay ng ilan. No, diba? Guys, this is only available if you use Adobe Photoshop 2021. Alright? So, isa sa mga 2021, yan. No? Yeah. Hindi kaya ng ano kaya. Tema, sobrang old school dusted na ako. So, nakakainis kasi they made it so easy now to change your sky. Napaka-simple. It's just one click. Any basic user could use this. Yan, tingnan mo. Melo. Ang ganda. Dali. Sobrang dali. Tapos may isa pang feature. Which is hindi ko pa masyadong pinaglalaruan. Pero I'll just gonna give you Diba, ang problema natin ever since is selecting your subject including the hair.
Yes. Okay. Pinerfect na ng Photoshop. Pinerfect na ng Photoshop. As in, oh, grabe. Why? Look at this. So I'll prepare muna a, you know, a layer here para makita nyo. Park, remember, okay. I think there was one student in our workshop, yep, who was asking that. Yeah, di ba na? Kasi wala pa tong, subject, wala pa, yeah, tong feature na to. Dapat so 2021. Now, kaya na, no? So look at this. You go to, I guess, select. Of course, I'll select subject first. Kasi, mm-hmm, you could determine kung ano yung subject. Photoshop could now determine the subject, separate the subject from your background or foreground automatically. Okay. Look at this. Sobrang tindi naman pala niyang 2021. Tingnan mo yung buhok. Tingnan mo yung buhok. Kuha, wow, na, brother. Kuha na yung buhok, pare. Kuha na yung strand ng buhok. Now, hindi pa pino yan. Why? Dude, because there's a new feature here na ngayon lang na nila. No? Select. Then go to select mask. Mm-hmm. Under select mask. Brother, ito yung hinahanap naming lahat during selection. Look, look at this. Refine hair. Oh. Nakita nyo to? Yes, yes. So refine hair. If you click that, it would refine the selection including the hair. Pwede mo nang laruin. Makukuha mo na ng, ano, to the point na pinong-pino na siya. Bravo, Photoshop! Nice. Yeah, wala sobrang na, rami. Actually, sobrang rami. Rommel, paglilinis ng mukha. Pero haven't played around with it. Pero, but it's under filter. Makikita mo may new, yes, neural filters. Uh-uh. Neural filters, dude. Look at the neural filters dito. To. I'm loading it first. Skin smoothening, nandiyan na. Uh-uh. Lahat. Tapos, pwede mo na rin. May makeup transfer, lahat ng correction para sa mukha. Nakikita mo yung itsaro, pwede ka magpatanda ng tao. So may filter na siya. Alright? So, yun. Hindi ko pa, kakukuha ko lang kanina. So I'll try to experiment and I'll try to study this. Then parang may turo ko. So pero, ang ganda-ganda niya. Wala, hindi pa pwede sa laptop ko yan. Old pwede. School. Tapon mo muna yung luma at kuha kang bago. Wala. Pinag-aanohan ko na nga lang itong luma. Eh. Pero, alright, okay pa rin naman, so, gumagana. Sabi mo may nagsubmit na ng photo. Meron na, meron. Yes. Siya. I'll check it out. Sige, daldalan muna kayo dyan at I'll do my ayun, job first here. Babalik tayo kay Rommel. Mel, yeah. How hard? Yeah, how hard was it? Yan. Sobrang. Nagiging konyo na ako. Bali kasi, inga. So, ba't gaya naman, sabi ba't ni... Bakit ka naiiyak? Kwento lang naman. Iiyak. Saka na sabi ni... speak in front of the mic. Para rinig ka. Taas konti ng konting vol, gain tayo. Dagdag tayo para rinig kita. Balik tayo. Pa, para pwede kitang kasarin. Inga, gaya ng sabi ni Marcelo, iba yung natutunan mo sa training pagdating sa floor. Okay. So, yun. So, pag sa training, kakabahan ka na talaga eh. Kasi mm-hmm, mahirap na talaga yung makapasa doon sa training. So, what more kung pagdating doon sa floor talaga, yung actual na client na yung kausap mo. No? Okay, okay. So, yun. Tapos, siyempre, iba-iba yung kausap mo. May shawarma. What do you mean shawarma? Okay. Shawarma. Guys, ingat kayo ha. Okay, disclaimer again, Macky. Disclaimer. Baka the disclaimer ng racist. Wait, disclaimer. The views and opinions of Rommel Cruz do not necessarily represent the views and opinions of TWG, TWGO, Park Productions, and its management. Ngayon ko lang narinig yung shawarma. Pagkausap mo yung shawarma. Parang hindi ka nagtatrabaho. Yung tawagan pag sa call center. Tapos, ano pa nga ba yung iba? Ano pa yung iba? Okay. Shawarma. Ano pa? Shawarma. Nakalimutan ko na iba eh. Basta inyong ano ko eh. Inyong okay, before shawarma, eh. Okay, I have to stop you guys first ha. Guys, Rommel, kanino galing to photo? I'll share it first. Sanggilat ha. Bukang ano, nag-shoot ng ano to ah. Ng Miss Universe ha. Sir Eladio Gumboc. Oh, okay. Alright, nice photo. Wait, I'll share it here. Wait. So mukhang papakinabangan ko si 2021 dito ah.
Papakinabangan mo pa. Ang mukha nga, eh, no? Feeling ko meron akong ano eh. And we have Doc Franco in the house. Lagyan natin muna, introduce, music muna. Introduce Macky, Rommel. Sige. Yun. Na-admit na ba? Yun. Tadi lang. Saan na ba siya? Wait. Na-admit na. Na-admit na? Sayang. Sino nag-yes agad? Pwede na-admit nyo agad. Na-admit na. Aww. Doc, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan? Nangyari? Yan. Ala, bakit parang Tarzan? Ano si Anton the Giant? Is that black? Wait. Doc, mukhang nagmadali ka, mukhang madali, oh madali mo sa suot mo kasi lumalabas. Isang side lalas. Doc, may lumalabas. Censored. Censored pa tayo. Happy Park, may question pala sa Ma'am Paloma. May question siya. Question. Have you tried editing photos using Photoshop in iPad now? Ma'am Paloma, I haven't tried iPad, but I have tried the one for iPhone and Samsung. Yung sa Android, I tried using the Photoshop there, that parang basic Photoshop. That's just for basic color correction, color basic cleaning. So, cause they have that, meron silang cleaning tool there. And a little bit may basic ano rin siya, a liquify, pero na hanggang doon lang eh, pero limited. So for basic cleaning, yes, nagamit ko, pero I haven't tried the one sa iPad Pro. I heard it's good, it's almost good as the one in the sa mga desktop. Okay, well, what happened to Doc Franco? Ewan ko, nahiya. Nawala. Binati ninyo eh. Oh man, balik tayo sa iyo. Doon kay Shawarma. Nakausap po si Shawarma. Anyway, I'll gonna share this first. Again. Okay, so introduce Rommel, who the first photo came from. Lang, do the introduction. Okay. So the photo came from, again, Rommel kanino? Kay Sir Eladio Gumboc. All right. Rommel, Macky, dili mo dyan. Para kang mumuna dyan. Lagyan mo ilaw sarili mo dyan. Lumalabas yung totoong kulay mo pag walang gluta. Gabi ng labi. Ayun na siya. Doc Franco, the Giant, how are you? Not Under the Giant. Sobra ka talaga. Big show to big show. This is big show. Pero actually, ito yung parang dress yata. Susuot ang mga chicks ngayon. Anyway, sige, daldala mo na kayo. You talk. Yes. Thanks for joining, Doc. The topic is BPO, post Halloween, and wow, 2020. Wow talaga, no? Wow talaga. Oh, sobrang wow. Sobra. So, pwede nyo ipahinga muna yung BPO at mukhang ayaw nilang pag-usapan. Eh. Ako magtatanong ng mga controversial dyan. Ako po. Before ako naging dentista, sumabak din ako sa parang BPO eh. Okay. Nag-online tutor ako dati sa mga Chinese. So, sadali lang. Matanong ka lang. So, Macky, ikaw lang ang hindi naka-experience o na-experience mo rin? Nag-try? What many don't know, I did. I tried it. Oh, I diba? Was curious. So, apat kayo nakapag-try. So, ma'am, ngayon, tatanungin natin ngayon, bakit kayo nag-try? So, unahin natin muna si Doc Franco, then let's go for Macky's reason why they try joining yung BPO. Okay, go. Kasi Doc Franco. Dati, tambay lang ako dentista. Trabaho ako ng kaunti. Okay. Makakuha ng pang-inom sa clinic. Okay na. Okay. pero kulang ang pang-inom. So, nag-English tutor ako sa mga foreigners dati. Oh, okay. Mahirap, masakit sa ulo, pero okay naman, may pang-inom. nice reason. So, Doc Franco got into the industry just because he wants extra pang-inom. Funds for the drinking. Which is valid, I guess. Tambay tayo nun eh. Practical. Anyway, so that's Doc Franco's story. So let's go to mine. Mine is more of just a pure curiosity. I mean, at that time, there was a rave about, you know, going to the BPO industry. What year is that, Macky? I can't remember exactly. I think 2000 and... No, really, I can't remember the year.
But it was a time when, you know, the whole BPL industry is already picking up the pace exponentially, so that there's offices left and right in the whole of Ortigas, Mandaluyong area, Pasig area, even Pasig area was there. So being the curious one, I just wanted to try it out. I said, what's all the fuss, you know, going to the BPO industry? Rommel, Marcelo, disclaimer, bago may sabihin si Rommel, Macky, na mali. Disclaimer, please. Yeah, hindi ko kayang sabihin, English. Tagalogin mo lang, kaya mo yan. Ang pananaw ni Rommel. Ang pananaw ni Macky ay... Kanya lang. Kanya lang po, at... Wala tayong yung kinalaman po, sa kanya. Wala po kaming kinalaman sa kanya. Bahala na po siya sa buhay niya. Yun po. Pinapaalahanan po namin ang bawat yung kanya mga salita ay may patnubay ng mga magulang yung mga manunood dyan. SPG. SPG. Kala mo, ha? Good job, Rommel. Good job. No, but anyway, yeah. I just tried it out. I wanted to know. No one knows about it, Macky? No one. Because it wasn't even a huge thing for me. Kahit sila tita, hindi alam. No, they didn't know. They didn't know. Now they know. they're watching. Tita! Bunga! Well, yeah, but I tried it. My experience, it wasn't for me. I got bored easily. It's so routine. Rommel, the whole thing. Alam mo ba? Make a wild guess. Bakit na bored siya? Nasubok nga tayo. Ba't kaya na bored yung kaibigan natin? How many months, sir? Not even a month. Siguro na ko lang nito yung quincenas niya. depende siguro sa account nung na ano ni Macky, siguro yun niya, routine niya. Ano ba yun? Na-curious kayo tuloy, you know? Sige. Dikdikin nyo, pagkakataon nyo, habang nasa hot seat niya, bihira sa hot seat yan. Sige. Siguro meron siya chicks na sinundan doon. Not really, no. But I did encounter a few. They were okay. A few? Wow. A few? Tanungin natin si Rommel. How about you, Mel? Few daw ba yung chick sa call center sa inyo? Ano na? Oh, tamo, nabingin ka na. Ayun na, bagong-bago yun. Uy, ano yun? Disclaimer, the views and opinions of Parc Cruz do not necessarily represent the views and opinions of TWGO, Parc Production, and its management. Patnubay ng magulang ay kailangan. And SPG. Loko kayo, ha? Labusin na niyo ako. Sige lang. Kaya, a few to describe a few. I can't tell. Depende siguro, Macky, sa account. Depende. No, the account was a telco company. I don't know. Telco? Hindi, tama lang. Pagka telco kasi, it's halos karamihan kasi dyan. Mga lalaki na nag-a-apply. Yan. Okay. Bakit? I don't know. Hindi ko alam. Wow, I don't know. Hindi ko alam. Kasi pagka mas maraming population ng babae pagka nasa customer service. Parang ganun. Yeah, but more on technical support, mas maraming mga lalaki naman to. Yeah, but the telco that I applied for was more on, you know, accounts, billing, and a little bit of technical support. So I don't know. Like I said, it's probably not just for me. So I didn't take it as a serious profession. Tsaka, for you. Yeah, just for me. Make it clear. You're saying it's not a serious profession. It is. No, but I do realize there when I was still working for that, I did realize that it's not really an, you know,
a walk in the park. You have to have, you know, quick thinking. You have to multitask. Oh. And then you also patience. You have to have patience. Because I heard talaga matetest yung patience mo dyan eh. Ay, so but then again, I haven't had a color that, you know, that was irate. Or I mean, he was, but the moment I started to talk and, you know, address his concern, he toned down his anger and then finally realized that it's better speaking in a normal tone, in a normal voice, instead of, you know. Okay, I have to ask this. Rommel Cruz and Marcelo, this is for you guys since you're still currently connected. Worst experience sa client. You don't have to mention names or pinaka worst. Mel, una ka na Mel. Or bawal kayo magkwento ng mga ganyan. Ah, hindi naman, wala namang names. Okay. Yeah. Okay, yeah. Country na lang sa address. Oh, wag. Park. Wait. Rommel, before you continue with your story, Rea is saying something. Color. Yeah, color. Accent, yan. Sinong sabi color? Rea. Rea says color, not color. Okay. Color. Ano yan? Naka QA mode dyan yan. So, lahat na sabihin mo, pagka medyo mali, yari. Rea, sorry. Hindi po ako irate. Sinabi niya, irate agent daw po ako. Hindi naman. Sobrang matulungin ako sa customer. ibig sabihin kasi nung irate agent, ako pa yung galit kesa sa customer. Ganon. Okay. May ganon yun. Pero sa akin, I can see. So, matanong ko lang. So, ako, Rommel, hindi ako pwede sa ganon trabaho. Pwede ka. Mapag-aaralan naman. Kaya mo. Kaya mong tumagal. Maging irate. Kaya mo maging irate. Ito na lang ah. Ako, nagiging irate agent ako. Ikaw kaya, ano na? Is that good? No. Anyway, let's go to Rommel Cruz's story. What is your worst experience? Ikaw na una, Mel. Huwag kayo. Oy, nawawala na. Ano, may dead air na naman tayo. Ano o sige, una na ako mag-share, Maki. Okay, go. Ang pinakamahirap kong customer, yung hindi literal na sinisigawan ka. Paano pero yun? Lahat ng sinasabi mo. Kunyari, kasi nasa technical support ako eh. Okay. At na sinasabi ko, reason kung bakit sila ang internet niya, mm-hmm, na gamit niya yun against us. Okay. Sa company mismo. Okay. Si customer kasi, para siyang, meron siyang background na being, parang may background siya ng law sa certain lawyer country. Meron kasi, okay, meron kasi sa ibang country na parang NTC. Mm-hmm. Pero dun kasi sa ibang country, yung NTC, pagka, kunyari, yung internet connection, ang pangit. Mm-hmm. Tapos magre-reklamo ko sa NTC. Yung NTC na yun sa ibang kumpanya, talagang binabalikan nila yung internet service provider. Nire-reklamo talaga nila, kinakasuhan talaga nila, pinagbabayad talaga nila. Okay. So, ganun ka-active yung parang NTC sa ibang bansa. So, ngayon, yung customer ko, it just so happened na isa siya sa mga legal advisors nung certain agency na yon. Okay. So, hindi siya galit sa akin, hindi siya nagagalit. Mm-hmm. Nagtagal yung case kasi may ticket kami tinatawag. Okay. Nahawakan ko siya for almost 8 months. Nasa araw-araw ko siya kausap for 8 mm-hmm months. Tapos yung case namin na in-admit na lang namin na ganito ang issue, sabi mm-hmm niya, kung sinabi niyo sa akin yan, doon pa lang at in-admit niyo na, hindi mm-hmm na sana tayo tumagal ng ganito katagal. Mm, okay, the end of okay the day, talo yung kaso namin. So, nabayad si Kapan. Okay. Rommel, I think Rea said something about, so, this is the equivalent of the NTC, it's Telecommunications Industry Ombudsman. Yes. Okay. So these are the this is short of saying the police for
the telco industry. Yes, actually, okay. Sa ano yan, sa Australia yan. Sobrang active nila. Pagka naramdaman nila na... Lapit na si Rommel magbanggit. Hindi ako magbabanggit. Disclaimer. So, pag talagang hindi naibigay yung service ng maayos dun sa certain customer, okay, edi silang magreklamo doon at babalikan talaga yung internet service provider. Sana ganun din dito sa Pilipinas. So short of saying, it's about fair that they did that to you? Yes. So, okay. Kasi may under investigation naman siya. Okay. Parang 10 days investigation doon sa certain ano na yun, parang certain, ano nga bang tawag dito? Certain case? Hindi ako makakonsentrate sa kwentuhan nyo. Hindi mo na ako makikinig sa inyo. Hindi ako makabuo. Parang 10 days, may investigation yung certain department. Okay. Ngayon, parang yan TIO, certain department, entity dun sa government ng Australia. Okay. Parang bibigyan ka nila ng 10 days to investigate that issue. Mm-hmm. Then, patunayan mo na talagang tama yung sinasabi. Mga ganun. Okay. Yun yung pinakamahirap kong experience. 8 months kami nag-uusap ng customer araw-araw. Okay. But were you subject to any disciplinary action by your company or not? None? Pag may mali kang ginawa, syempre meron. Okay. Pag alam naman nila, tsaka dapat any, kasi ako nasa engineering department ako that time. So, any actions na ginagawa ko, lalo medyo critical na alam kong sasabit or tagilid yung action na yun, nagpapa-approve muna ako sa superior ko, syempre. I see. Para safety naman. Kasi okay, medyo critical na rin yung case na hawak ko. It just so happened na yun talaga. Huh? I like your vocabulary today, Rommel. You have the words critical. At the end of the day, there's critical. Thank you for reading the William Webster Dictionary, Rommel. Well, that's a good story, Rommel. How about you, Rommel Cruz? What can you share about your BPO industry experience? Huwag sayangin ang mic. Ito, may nakausap akong client. Mm-hmm. So, tech support din ako eh. So, okay. So, sinusupport ko siya doon sa PC niya. Okay. Then, may capability kami na mag-remote doon sa PC. Mm-hmm. So, yun. Nangyari kasi is sinusupport ko siya. So, tinutulungan ko naman siya. Mm-hmm. So, kaso hindi niya nagustuhan yung pag-support ko. So, okay. Hanggang sa dumating na may mga sinasabi na siyang parang racism na. Hindi daw ako marunong mag-support. Mm-hmm. Hindi ko daw alam yung ginagawa ko. Okay. So yun. So nangyari, so since na pwede kaming mag-remote dun sa PC niya. Mm-hmm. So ginawa ko, shut down ko yung PC niya 2 times. Why? Parang payback, gumanti lang ako. Kasi sobrang... Bawal yun, Mel. Bawal yan. Bawal talaga. Live time. Yari ka, Mel. Yari ka, Abner Mercado. Hindi yan. So, hindi ko na matiis talaga eh. So, talaga ano siya. Hindi mo na matiis. Bukang hugot yan. Sige. Wala na yun. Kami kanilaman na pag wala kang trabaho, pinapakwento lang kita. Ayun. Hindi tuloy yung makapag-concentrate dito. Wala akong mabuo dahil sa inyo. So yun nga, bali kaya kong i-shutdown yung PC niya. Okay. So nangyari, so first time shutdown ko. Mm-hmm. So wala pa, parang tawag dito is hindi pa nakakalata si client. Okay. Tapos, hindi pala, isang beses ko lang pala shutdown. Mm-hmm. Tapos, yung kasama ko, kinuwento ko anong yung nangyari sa akin. Mm-hmm. So, ang nangyari is, nadala rin siya. So, ginawa niya, so, binigay ko yung pangalan, niremote niya yung PC niya, shutdown niya rin.
So there's so, two of you that did that. Dalawa kaming. Okay. Grabe, kadamay mo. Disciplinary action kayo pagpasok nyo bukas. Rommel Cruz, please go to my office. umamin ka live eh. Na okay na yun. Matagal naman na yun eh. So wala na rin ako sa account. Oh, ngayon maalala na nila kasi sinabi mo ngayon live eh. Ating ah, naalala ka ba kayo pangalan eh? Oo, wag yan, wag yan, wag yan. Hindi ko na mapanggitin. Obra galit mo ah. So yun nga, so shinut down namin yung PC. Mm-hmm. Unfortunately, yung client na yun, technical person pala. So okay. Na-detect niya na may nagre-remote access. Unauthorized sa kanyang PC. Yeah. Okay. So alam niya na monitor na ano niya. Mm-hmm. May parang na-trace. Kumbaga okay. Na-trace niya yung may nag- unauthorized shutdown ng PC niya. Mm-hmm. So, ni-report. Ni-report doon sa supervisor namin. Okay. So, after nun, so, sinabi sa akin, ano ka muna, di ka muna magko-call. Oh, okay. Yan na yun. So, doon lang ako sa office. Okay. So, di ka muna, huwag ka muna magte-take ng calls. Mm-hmm. And after nun, so, pinatawag na ako para doon sa investigation. Okay. Yeah, so na-trace na sinapdown mo talaga yung PC ng user. Yes. Unauthorized. Okay. So nangyari is natanggal ako doon sa account. Okay. So, nagkaroon naman pala ng disciplinary action talaga. Buti na lang may nakawa sa akin, ninipat na lang ako sa ibang account. But you regret doing that? Hindi, malamang. Malamang, tuwan-tuwa pa yan. Mokong ka? Parang hindi. May numpa. hindi, wala akong regret dun eh. Talagang, sobra eh. Okay. Pero, alam mo, Maki, talagang dun talaga, sukatan talaga na pasensya. Ako, minsan talagang, hindi ko din talaga napipigilan yung sarili. Hindi mo talaga mapipigilan. Hindi mo point na hindi mo mapipigilan. Oh, talagang mapapa-beast mode ka talaga. Sobra. I see. Yun, beast mode. Beast mode talaga. Minsan may part pa na sa sobrang inis ko, napapatayo ako, ganyan. Mm-hmm. Ay tatapong ko yung headset. Tatapong yung keyboard. Yan. Oh. But when those things happen, what do you usually? I mean, what does your superior do usually? Do they pull you out? Do they say? Pull out ka, kakausapin ka na. Ano nangyari? Okay. Ano nangyari doon sa hall? Eh, si customer kasi. si first time ako ano ah, guys ah, first time ako nangamote ah. Anyway, dahil sa kwentuhan, ewan ko. Anyway, I'm freaking out if I'm gonna maintain the background. Or going to the beach. Mm-hmm. So, nasa dalawa, pinatatalunan ko eh. kasi I want to maintain the background, pero the pillow is really distracting me. Pag mm-hmm. inalis ko naman siya, ang weird naman na may kamang putol. Get mo? So, yun yung ano dyan eh, yung total. Ayoko naman siya i-crop lang kasi maganda, ano, parang defeats the purpose yung ginawa ng photographer nag-landscape orientation. Mm-hmm. So, I end up doing a composite type. Ano, okay. So, extracted the subject. So, which is, if you compare, it's far much better than the room for now. Pero hindi ako happy. Hindi ako natapos dito eh. Okay. So, ito, magiging pending job ko. Pero, nandun ako sa idea na maglalaro. Pero, nangangamote ako kung ano pang mga elements ang idadagdag ko. Okay. Someone's whispering. Ano yun? Tingnan nyo, itsura nyan. So, I'll try to, siguro... Ano yun? Ba't naririnig ko sarili ko? Oo nga eh. Yeah. Ako ba yun? Echo? Hindi. So may naka-monitor. Sino naka-monitor sa atin? Check natin ha. Parang wala yun. Wala. Anyway, ako? Look at this. Halloween, so, Halloween special ah. I need your comment extension. Here. I need your inputs here. Kasi right now, I'm blank right now. So nangyayari ha. Hindi biro kasi. So it was given to me kasi na ito na eh. Okay. So the monitor's good, it looks good. Ang problema, it's the background lang bothered ako. So marami mm-hmm. kang pwedeng gawin eh.
So the only way, sabi ko, just to minimize yung processing, I could extract it na mabilis. Which is, sabi ko nga, madali naman kunin yung extraction dahil sa sa Photoshop, di ba? Meron tayong pang select subject. Eh. So it was so easy for me to... O nga, may naka-monitor nga. Sino naka-nanonood sa Facebook? Wala, naka-ano ako. Si Macky. Si Macky. Not me. Naririnig nyo, ha? Test check. Anyway, I got a background sa low res background lang sa Facebook, sa Google, and extracted her here, added a little bit highlight, so again lighten up yung exposure just to blend, killed a little bit more of those exposure. I guess I could do more, konti lang, cutting a little bit more of those ano, parang rays or glare sun. Mm-hmm. A little bit more of that warm color just to para mag-blend in yung kulay niya. It looks good pero ano eh, hilaw eh. Hindi sa akin, hindi pasado pa eh. Okay. Pero I could do better than this. So for now, I'll leave the photo at this. So hindi, sabi ko nga, walang guarantee na makaya all the time eh. So ito pa lang ano, so nililinis ko pa. Pero do sa final output ko nito, I think I could clean this and have an idea. Pero for now, ito muna. I'll leave the photo at this point, which is not yet finished. So, kanino ulit to? Rommel? Marcelo? Kay Sir Eladio Gumboc. Okay, Sir Eladio, so rito, currently, I'll leave the photo at this. So, hindi ako tapos dito. So, yun. So, nandito pa ako. Ito yung pending. So, it happens. So, talagang may mga photo nakaka-blanco. Pero for now, ito. Pero... Mm-hmm. The idea is to extract her and to put her on a perfect background. This background is not working for me right now. So okay. I'll try to look for something. Then I'll present this within a day or two. Pa itatag kita. Yes. Pero ito na yung ano. Basta the idea would be removing her from the room. Yun ang ano ka na talagang ano ka dyan. Okay. Okay lang. Okay lang po. It happens. At least hindi ko naman talaga kinumit ng kaya kong gawin lahat. Tao lang. Pero at least it's a, you know, it's a start. So I'll save this as my, you know. So pending. That's a pending job. Pero okay na. Kumbaga, leave na. Ito na yung ano niya. Gawin ko na nga siya ng before and after. Ano yun? There's a ghost in the machine. Yes. I could hear that. Naririnig nyo ba? May nagsasalita ng kakaiba eh. Mm-hmm. Ano ba to? Halloween special ba tayo ngayon? Ano ba yan? Eh di ba All Souls Day ngayon? Paramdam. Mute nga, isa-isa. Gusto ko mga matas. Mute kayo. Ako magsasalita lang. Okay. I'll go first. Yeah. Check mic. Mic check. Check mic. Audio test. 1, 2, 3. Wala. Kay Macky. Rommel. Rommel? Lahat ba naka-ano siya? Naka... Meron nga, oh. May pumapasok nga, oh. That's weird. Anyway, kaya mo siya. Tingnan na blanco na lalo. Ako na blanco ngayon. Okay, guys. Second photo, Rommel. Ibigyan mo ako na lang ng ano. Order na siya Shopee. Wala pa. Yun nga, guys. Send pa kayo ng photo. Send pa kayo ng photo sa amin so we can edit. So far, wala pang pero nakapila. Maya-maya daw konti. Medyo pinaprepare daw nila. Yan, okay. Aga pa eh. Oo nga. Ilang, walang kaso. Ayun nga daw. Tinatawagan namin si, ano? Si paring Ed Kaluwag. Tinatawagan daw. hindi ko kaya dito. Medyo nasusukan ako. Yan. Hindi, wag natin gawing katatawanan. Bukas kasi yung bintana ako dito. Sasalduhan ko din kasi. Yeah. Ano pang mga hindi natin na-tackle last time?
Teka, sasaldo ko lang yung bintana ko ah. Teka, seryoso? Tatakot ka nga? A little bit, a little bit. Alright, alright. Continue. Sige, okay, sige. Okay, I'm just gonna fix this. Yeah, anyway. So we've heard from Rommel Cruz's worst experience. How about, Doc Franco, how about you? Wala naman, pero kunsyagaan lang ng ano, na kung matetest ang tiyaga mo, may isang bagay. Okay. Kung mag-withdraw ka sa ATM, makakasabay mo yung nagpapasanla ng ATM na mag-withdraw, yung nagpapautang. Masusubukan ng ano mo. Disclaimer lang guys. Disclaimer naman tayo. Pero anyway, aside from that, the photo itself right now, again, I'm not yet finished with this. So, hilaw na hilaw ho to. Ah. For the record, hilaw na hilaw to. Hindi pasado sa akin to. This is the type of photo talaga pinag-iisipan ko anong gagawin. So, I could just do a color correction on or play around with dun yung sa current room. Pero masyadong magulo yung room for that. So, I'll play around with that idea. Okay. So, hintay-hintay lang kayo. So, I'll come up with, you know. Pero, again, the idea for this photo to work, I'll be doing composite, definitely. Definitely, I'm gonna do composite here. But not today. Not today. Pero, nandun ako eh. Papunta dun. Okay. Nakikita ko na. So, I'll save this. So, again, Eladio, ha? Sorry for that. At least may nakikita mo yung idea na, no? Pero hindi ko pa tapos to. So, utang ko to. Alright. Yun. Pasa na kayo ng mga photos nyo. Pasa na. Pasa na, guys. Pasa na. Huwag na. Pagkwentuhan eh. Nawala na. Ang linis na nung ano natin. Ang linya natin, no? Anyway. Isa sa inyo. I don't know. Hindi ko alam. Wow, Rommel, I don't know. I don't know. So, walang gusto mag-send ng photo. Wala pa. Hintayin natin, nagpe-prepare pa daw sila kung Sorry. Wow, sorry. Let's talk about something more interesting. Yes. Kamusta ang 2020 sa inyo? How do you find it? Honestly, yung pinakaano niya, huwag niyo ng sugarcoat. Let's start. Alam ko, sa'yo, Rommel, alam ko, wala kang masamang maganda. Wala akong mabuting masasabi sa 2020. So, I just keep my mouth shut na lang. Franco, for me, 2020, hindi naman sa ganun kasama, pero maraming nasayang na oras. Yun talaga. Ang pera mapapalitan eh. Ang oras, hindi. Ang lalim nun ah. Sobrang champion nyo na Doc Franco. Lalim ni Big. Okay, pero kikitain uli eh. Pero ang oras hindi na may babalik. Tama ka. Okay. That's a good take. How about Rommel Cruz? Yeah. 2020. Rommel Cruz, anong epekto sa'yo? Aside from humaba buhok mo. Ayan. Humaba yung buhok ko. Yun yung ano, isa yung magandang nangyari. Mm-hmm. Tapos, you fought with your friends, di ba? Ha? You fought with your friends? Hindi ah. Biro lang. Misunderstanding lang. Oh, yeah. malungkot si Rommel Cruz. Nagsara raw yung kanyang ano, pinagtatrabahuhan. Pinasara ABS-CBN. Di ba siya si Abner Mercado? Oh. Ay, wala pala. Ay, hindi na. Hindi na. Disclaimer. Disclaimer. At Dubai na magulang ay diretso talaga eh. How about you, Park? How's 2020 for you? Honestly, it's kind of hard. Tama na. Kasi nga, business, all the business talagang nadamay. I have two businesses. Mm-hmm. So I'm not gonna mention kung ano yun. Pero, damay lahat. Okay. Totally stop kasi wala. Mm-hmm. Wala pwede pumasok ng bansa. So wala. Then aside from that, hindi rin makagalaw yung ibang tao. So talaga I have to tighten the belt for a few months. Mm-hmm. Pero it's an adjustment. But in terms of naman, kasi for the record naman, lahat naman ng mga sa tao, the workshop is not the business actually. So I have other businesses aside from the workshop is the hobby itself, outlet namin. Now, ang problem,
can't even teach. So talagang kaya nga we end up doing this, doing online thing. We conceptualize, we try to redo all the modules para at least may gagawin tayo lahat. Mm-hmm. Yun nga, yun yung una. Okay. Marami nangyari. I lost two dogs, family members during the lockdown, which is hard kasi mm-hmm. na part of the family, close yung mga alaga ko yan. I have 7 JRTs, now they're 5. Yeah. Oh, so yun. Tapos, grabe, challenge. Emotionally, mahirap. Mabigat. Okay. Mabigat. Pero, thanks to you guys, you, Rommel, and the rest of the gang nandyan, at least nakikwentuhan na kahit paano na lalighten up yung mood. Okay. So, pero in terms of ano naman, kung siguro kung naapektuhan, and again, sabi nga ni Franco, mas wasted time, mas marami. So, okay. Yung pera madali kitahin. Eh. Mm-hmm. Yung wasted time, yung rami. Lots of travel was canceled. Yeah. Plans, vacation, family vacation, ang rami niyan, yung mga yan. So, not really important, pero nasayang, rami nasayang na oras. Okay. Pero syempre, I still feel lucky compared to other people who, yung pinagdaanan nila, mas mahirap. Mm-hmm. Dahil, yeah. So, I still consider myself lucky compared sa mga dumaan sa talagang trials. Okay. Which is, yun rin yung sinasabi ko nga kay Rommel, when he was feeling down already. Sabi ko, you are still lucky compared to other kasi you had the fallback. May fallback na agad eh. Okay. So, yun yung ano niya. Yun. So, and that's it. 2020 is not, it's one more month. I guess this is gonna be cool. 2021 would be our year na. Ayusin okay. na natin. Oh. Pero, Pero, wait! And there's more. And there's more. Pa. May pahabol pa ba? Baka may humahabol pa. Wait, shout out to Kuya Edwin Loyola. Yes. From Hi, Sir LA. Edwin. Congratulations. Good morning to your side of the world. Congratulations, Sir Edwin. Ang lupit-lupit mo. Ang lupit-lupit mo. Gusto mo, call in natin. Gusto niyo? Gusto niyo interviewin? Yes. Pwede. Talo niya na, Edwin, could we patch you in sa audio lang? Say yes. Yes. Say yes. Ayun, kayo na, interview na. Ayan, ayan. Para may gagawin lang kami. Say yes, Kuya Edwin. Tatawag lang ako sa iyo through ano. Ito na. Kuwang mapapa-interview pa tayo sa Lodi. Pa-OA nyo muna si Edwin. Sige, habang may ginagawa ako. Hinahanap ako na yung background. Habang wala pa yung photo, nagtatrabaho ako dito. Okay. Ini-edit ko na yung ano, isang photo. Ay, Sir Edwin, mag-yes ka na. Mag-yes ka na, Sir Edwin. Yes, yes, Sir Edwin. Audio. Yeah, okay. It's only gonna be audio. So Edwin, wait. I'll patch you in. Give me a second. Sige, guys. Patuwa mo na kayo dyan. Sir Edwin, end your life. End your life. No, just kidding, Sir Edwin. No, it's just audio. It's an audio patch. Audio lang. Yes. So patuwa mo na kayo dyan habang ano. What else? So what else can you say about 2020? Rommel? I rather not to say something sa 2020. Okay. Wala akong magandang masasabi. Kuya Edwin, are you there? Kuya Edwin, can you hear me? Wait. Hindi ko marinig ya. Kuya Edwin? Ayun, napatawa. Yeah. Kuya Edwin, can you hear me? Yon. Yes! Ipapasa na kita sa mga alaga ko at gustong-gusto nilang interviewin ka eh. Masyadong idol nila eh. Alright? Okay guys, we're live right now. We're nakapatch tight with Edwin Loyola, which is in LA right now. So I guess meron tayong ano, ayan, may celebrity tayong interview. Go ahead, yeah. Rommel and Macky. Go. Again, good evening, Sir Edwin. How are you? Good morning, kagigising ko lang eh. Nangigising oh, yeah. good morning, po, Sir Edwin. Hello po. Hello, balita. Okay lang po. Gusto yun ng live si Edwin ha. Sige, bahala. Diretso pala si Sir Edwin, balita. Ah, ito, okay lang po, Sir. Kayo po. Talagin nila si Edwin regarding yung ano, sa...
The recent contest that you joined, Sir Edwin. Nako, sasabunin ka ni Edwin pag in-English mo yan, Maki. Maniwala ka, Tagalogin mo yan. Low okay, I invoke my right to self-incrimination. Go, Rommel. Ayun, Sir Edwin, unang-una nga pala, magandang umaga. Siyempre, dyan, magandang umaga po. Then, congratulations, Sir Edwin. Nakita ko yung mga litrato mo, mga napanaluna mong litrato, Sir Edwin. Sobrang... ang gaganda ng mga litrato, sir. Kung tutusin, yung mga litrato is very... ibang klase, Sir Edwin. I know anyone can do that shot. Pero pagdating sa'yo, paggaling sa'yo, iba eh. Kumbaga nakikipag-usap siya doon sa taong tumitingin. Ganun yung ano yung ganun yung dating sa akin ng litrato, Sir Edwin. Sir, pakilala ka kung sino ka nagtatanong. I'm Rommel Marcelo nga po pala. sorry, Rommel Marcelo po pala ako. Yun po. Yun po, congratulations po. Yun po muna, sir. Salamat. Ago lang. Actually, ganito yun eh. Yung competition kasi niya, pinag-aralan ko na yun yung contest nila. So, kung may time ko isilipin nyo, talagang sobrang gaganda, sobrang astig yung mga imaheng ano sinasubmit na galing sa mga magagaling na photographer sa ano sa buong mundo. Okay. Yung competition na yan kasi may bayad. So kaya yung isa rin kasi na sinasalihan ko yung may bayad kasi makikita mo kung ano yung quality ng mga sinasubmit nila doon. Yes, so, yes. Ang isang bagay kasi para makita mo kung gaano kaganda, kagagaling yung may bayad yung competition kasi isasubmit nila yung pinakamagandang gawa nila. Siyempre pang may bayad, ano isasubmit mo, di ba? Hindi ka magsasubmit ng yung parang may maisubmit ka lang, di ba? Yes, yes. Kailangan mo talaga yung gusto mong pumunta. So, nung napag-aralan ko, nakita ko yung mga sinasubmit nila sa sobrang ano, editing, konsepto, kwento, nandun lahat. So sabi ko, ano atake gagawin ko? Okay. Kasi pag nakita mo, malulula ka sa entries nila eh. Kundali, sabi ko, ano pwede kong gawin para ano para mapansin ng hurado? So sabi ko, malulula sila sa ganda eh. Malulula sila sa ano yung sa technicality. Teka, okay. Gawin ko kaya simple. Simple ako, yung pinakamasimpleng litrato. Okay. So, ginawa ko yung mga simpleng litrato. Pero ibig sabihin, simpleng litrato. Pero yung may ano, mapapansin din nila. Sa simpleng na litrato, mapapansin nila. Okay. And then sabi ko, kailangan hanapan ng kwento. Di ba? Hindi simple nga, pero walang kwento. Hindi rin makikita, di ba? So, sabi ko, simple may kwento. Ganun lang atake ko. So, kung makikita yung mga nanalo, sobrang simple, di ba? Actually, oo. Hindi naman po sa ano. Tinignan ko po, sabi ko, anyone could do this photo. Parang kayang gawin yun. Kaya lang, Sir Edwin, yun nga, sabi mo nga, napag-aralan mo maigi. Pero, ayun nga, iba yung dating nung sa, pag yung litrato na ginawa mo, para siyang, ewan ko ba, para siyang nakikipag-usap doon sa taong tumitingin. I think Rommel, the proper description, if I may quote Sir Mark Floro, the term would be visual impact. May visual impact. Mismo, yun nga eh. Dadayon si isa sa mga technique ni Edwin was, di ba, remember the podcast, we were talking about visual impact. Yes. Visual impact. I mean, from the first instance that you look at the photo, the story is there. The emotion is there. It's there, yes. You know, the technique is there. The artistry is there. Everything. Yeah. Everything that you need on a photo to make it visually impacting. Impact. It's there. So, good job. Good job, Sir Edwin. Oh, thank you. Maganda nga yung sabi nga niya na nakakatawa nga si Edwin kanina. We were talking about this kanina. Nung oras ba kanina yung sabi mo, Edwin, sabi mo, para kang magkakasakit pag hindi ka sumali. parang dumadali sa dugo na kailangan ano. Eh, yung actually yung nanalong ano, yung black and white, yung Sleeping Beauty. Ayan. Yes. Yung third, ano yan eh, first place sa color version naman nila. Last March. Whoa. Yeah.
first place yan, yung ano. Ang ginawa ko naman dyan, so sabi ko, kasi malaking diferensya kasi pag color na itatransform mo sa black and white, sabi ko. Kasi ano yan eh, parang kuha sa festival yan eh. So sabi ko, parang, sandali, sabi ko, sasali ko to sa contest na sa black and white na version nila. So sabi ko, So ginawa ko, yung editing yan, sabi ko, mahirap kasi may bibiglayin mo siyang ano yung gagawin black and white na festival tapos puro tao. So sabi ko, una inisip ko, parang babaguhin ko yung category, gagawin kong abstract kasi mukha na siyang abstract. Sabi ko, so pull out ko. And then, nag-design uli ako. Sabi, binalik ko. So sabi ko, konting dinilimang ko lang. So, bahala na siguro mapapansin. I mean, it's only an Edwin Loyola who could say bahala na. End up winning that contest. Winning the photo, di ba? Ah, bravo! Bahala na, tapos panalo. That's great. That's just, that's just the mark. May mga Pinoy din na nanalo na, yung mga kinulit kong sumali. So, nakapwesto rin. Okay. Hello. Oh, yeah. Yes, we can hear you. Nakikinig sila sa'yo. ano rin kasi ako, may mga alam kong may potential na manalo. Kinukulit ko yan para sumali. Si Lee, manalo rin ngayon. Oh. Ayan. That's good. Lee Viray? Is that Lee Viray? Matindi yan. Parang Lee Viray. Dati ko pa nakakasabay mag-quote. Magaling talaga yan. Di Kapampanga siya, right? Kapampangan. Mm. Oh, galing yan, brother. Oh. Ayun. That's yun, good. So, ganun. Oh, nabusa kayo ng kuha. Tatanungin kay Edwin. Sana all po. Sana all. Actually, kaya naman lahat eh. Yeah, but still, Sir Edwin, I mean, it's an achievement on its own. I mean, you could just imagine, you mentioned it, it's a paid contest. You have to pitch in money to join the contest, but still, You're on the top tier. Sir Edwin, question lang po. Apo. Yung po. Sir Edwin, yung pong mga litrato pong, yung pong sinali nyo po sa contest or yung mga isinasali nyo po sa contest, karaniwan po ba doon sa mga litratong kinuhanan nyo na ganun is biglaan nyo lang nakita or yung iba po doon is parang talagang kinonsepto nyo po muna? Konsepto kasi nabubuo during pag ginagawa yung acto na akong nag-shoot. Hindi akong mahilig gumawa ng konsepto. Nabubuo na lang pag nandun ako. Okay. Nag-iiba kasi hindi mo basta mahirap explain yung Rommel. Basta pag nandun ka na, doon mo makikita So during execution pinaka. May mga pinaplano kang konsepto na alam mong ito magandang lalabas. Pero opo, during the shoot, doon na na utak ko na umiikot na parang may maganda pa atang mabubuo dito. So, binabasura ko yung unang konsepto. Yeah. Okay po. Ano nga yan? Yung kay Edwin, one thing na you guys you have to know, one thing I learned to Edwin, kanyari sumasali ka ng contest, once you conceptualize, normally you don't use yung unang sampung na isip mo agad, di ba? So yan natutunan ko kay Edwin. Kunento ko yan di ba? Na sinusulat ko yung kung babasahin ko yung tema na binibigay nila. Tapos lahat ng naisip ko, sinusulat ko yun. Hanggang pipilitin ko baka 10 na pwede kong maisip na gagawin at gagawin ng iba. Yung common na maiisip mo. Okay. So sinusulat ko yun. And then you scratch them off. Pag pigang-piga na ako, na wala na akong maisip, cross out lahat yun. Tundo na ako. Kasi ang reason why you do that, kasi yung unang naisip nyo, unang naisip mo or sabihin 10 unang naisip mo na mabilis, yan yung unang maiisip ng mga kalaban mo rin. Okay. Ang bilis nila na conceptualize. So, yan yung pinaka, now, yung pinaka pigang-pigang konsepto, yung pinaka hirap mo na iisip gawin,
chances are yan yung hindi naisip ng mga kalaban mo. Yeah. Yun yung okay. Simple lang alam yun. 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 Magpipigay ng utak mo. Mm-hmm. Minum, talaga, minum ka ng maraming kape. Vodka, vodka. Vodka. Oh, nga po, umabot nga po kayo yata sa part 3 ng podcast eh. Parang medyo... Oy, ang dami ko ng idea na pulot. Nabitin pa yun, nalakaba. Nabitin pa ba yun? Yung gusto pa niya ituloy. Naubos na nga niya isang bote na hindi namin alam. Napasarap yung kwento namin eh. Nasisip pa ako, kasalanan ko pa. But Rommel, look at the comment section. I think someone is calling Sir Edwin's attention. Tell people who are, sino yung nakapatchin right now. Okay. Para alam na mga... Tuning in, again, this is the fifth session of Boring Mondays wherein we do random post-processing of random photos from random folks. And right now we have on the phone patch, Sir Edwin Loyola, an LA-based artist photographer who has won numerous competitions repeatedly, if I must say. Which one? What? Yeah, patay na. Like, patay na. I deserve na. Ito na. Okay. So, ayan, pwede mo na alisin sa akin yung pagkakonyotic, no? Okay na, no? Sabi sa iyo. Yan. So, is this the real reason why you wanted Sir Edwin to be patched in so that he can start badgering me regarding this accent? This is neutral. yan mga pinagtitripan namin ni Edwin eh. No, but again, Sir Edwin, congratulations on those photos. It was amazing. Amazing, yes, really. Po. Maraming salamat. Ito, Edwin, here's the fun part. This is Parc. Mac is the one who's yung Inglesero naming Inglesero naming macho boy. Anyway, he's not a photographer. Pero okay. after hearing, he's one of the first who heard your podcast with me kasi yan yung kasama sa team ko. And ask him his impression of you. Kasi hindi siya photographer eh. Imagine mo, if you could influence someone who's not a photographer, what more pa yung mga photographer na nakinig? Yeah. Yun na nga. So, yun. Sige. Maki, go ahead. Tell your experience. No, if I could describe it without using cuss words, I would have. But yeah, a disclaimer, a few cuss words before I enter the actual description. Sir Edwin, I mentioned this before and I'll mention it again. Your mind is freaking messed up. It's so beautiful because that's the mind of a true artist. You can see things that others couldn't. You can conceptualize photos in a way that they couldn't, and you can evoke the emotion from a photo without even trying. Alam mo ano sikreto? Ako alam ko sikreto. Yeah. Yung buhok. Sir Edwin, wag naman po gano'n. Medyo na-deprive po ako nung buhok. Share ko na yung photo ha. At hindi ako pumayag na suko ako sa photo ni Eladio. Isa sa habang nakikwento. Okay. Langya kayo. Yo! Tinatapos ko pa. Kukulayan ko pa. Eladio, ayan ha. Hindi ako papayag ng hindi ko. Nasa loob pa rin siya ng bahay. Hindi siya, ayaw niya sa labas eh. Kanina pa kami nag-usap eh. Sabi niya sa loob na lang, wag sa labas. Alright. Okay. Go. Sige, tuloy niyo kaya. Alam niyo, ano? Alisin natin sa photography topic. Alam mo isang magandang topic ni Edwin? Sige. Halloween. Ha? Nakakakita yan, brother. Nakakakita si Edwin. At saka... Edwin, you wanna tell the story about the plane? Which one? The plane. Airplane. Kaya? Yung accident? Oo. Okay. Bibigyan ko ng intro. Sige. Guys, sino sa inyo ang naka-experience at nasa loob ng aeroplano ng plane crash? No, wala. Wala. Oh, sige. Okay, interviewin niyo na si Edwin. Iwan ko sa inyo habang nag-edit ako. Yan, maganda topic yan. Go! So, Sir Edwin, you've been in a plane crash? Oh, yeah. Going to Bacolod. Okay. Yung nag-crash landing sa Bacolod. Oh! Okay.
kasama ko doon. Anong year po yun? Huwag nyo lang, irrelevant yung year na lang. Hindi naman, kung nalaman mo yan, anong maganda dadagdag sa kwento, nasa ka doon, baka ka nagpo. Paano, i-message ko. Pero nakalimutan pa sa lang year na. Pero matagal na. Matagal na po, okay po. Kapunta okay. Ako, mag-shoot ako. Mm-hmm. So, diba usually, pag nasa aeroplano ka, yung bag mo nasa taas o nasa ilalim, diba? First, yeah. First-hand experience, so, yan. Galing yan. Mm-hmm. So, dahil sa kanya, magbaituloy, dahil sa kanya, kaya nagkaroon ako ng trauma sa aeroplano. Yan, kwento na yan. Maniwala kayo. Okay. So, kasi, 8-0 pag nag-landing aeroplano. So, usually, naka-parang landing position na ako dahil nakasilip ako sa salamin. Okay. Eh, gabi. So, sabi ko, biglang walang pasabi na may problema aeroplano. Bigla na lang, malapit na maglalanding bukan, lumagabog ang aeroplano. Bang! Okay. Sabi tapos biglang total darkness sa aeroplano. Tapos, umakit ulit and then bang! Gumano ulit. Tapos lahat. As in, walang sumisigaw sa loob na aeroplano. Okay. Kasi hindi nila alam ano nangyayari. Maliban sa actually parang alam nila pero total shock lahat ng tao. Okay. So wala kang reaction na maririnig. So, lumagabog ang aeroplano siguro dalawang beses. Kasi unang lagabag niya and then naiyakin niya. Mm-hmm. And then lumagabog ulit and then that's it. Yung na yun, so talagang wala ka may maririnig na ingay sa loob ng aeroplano hanggang yung last na lagpak niya. Okay. And then lahat, yung sa upuan talagang parang tanggal at ang upuan namin eh. Oh, okay. Kaya alam mo unang doon na nung mga few seconds na kuminto na aeroplano, dumula na narinig namin nag-iiyakan na and then so, madilim na. So, alam mo unang-una akong hinanap. Okay. Camera niya. Camera. yan yung photographer. na may tao pa sa ibabaw ko na puti, tinula ko yun. Makuha ko lang yung camera bag ko. Alam mo naman ako yung photographer na hindi nagbibit-bit ng tripod, maraming tamad yan, tamad yan. Kung tamad ako, yan yung talagang idol na katamara. Isang camera, saka isang maliit na bag. Okay. Minolta X700, ewan ko kung nabutan nyo yun. Hindi na ata kayo marunong ng filming. So, Minolta X700 ang bigo ko doon. So, maliit. So, ayun, nahaltak ko. And then, doon magagaling flight stewardess ng Philippine Airlines. Kalma, okay. So. Yeah. So, nung umaapoy, may nakita niya umaapoy sa aeroplano. So, nag-guide kami doon sa Hindi gumagana yung slide. Alam mo kung saan kami dumapo? On the wing? Quarter area. Ooh. Wow, sa day lang, Bacolod. So yan pa yung luma sa Golden Lumang Field. Airport. Golden Field. Oh, okay. Grabe. Oh. Yan ba po yung 1997? 1998? I think so ata. 97 or 98. Okay. So dumapo kami dun sa shanty. So pag gano'n namin sa aeroplano, dun sa pakpak na aeroplano, hindi namin alam kung saan kami pupunta kasi puro bubong ng bahay. Mm-hmm. Tumalon na lang kami sa mga bubong. Okay. Grabe. Hanggang sa pagbaba ko sa bubong ng bahay. Duguan ka nun, di ba? Mamaya ko ikuwento. Sir Edwin, before you continue your story, Rommel, look who's watching. One of our idols, the OG. Sir Derry Ibarra. Good evening. Thanks for dropping by. Again, guys, we're live with phone patch with Edwin Loyola from LA. So, natsambahan namin kasi nagising ho sa amin. So, ginawa na yung naming guest dito. And he's currently telling the story of his experience with a plane crash. Okay, so go ahead, Sir Edwin. Nag-umpisa ako. And then, nung pagbaba, hindi ko alam kung paano ako nakatalong sa pakpak na aeroplano hanggang sa bubong ng bahay. Hanggang sa nakakalapag na ako.
Alam mo kung ano eksena nakita ko paglapag ko? Parang giyera. Oh, okay. So there's... Paglingon ko sa aeroplano, alam mo nung ano, alam mo yung may hawak kang itlog na nahulog mo sa sahig. Iba yung naisip ko, kuya. Hawak mo, linawin mo kasi sa mga nakikinig mo, baka hawak mo itlog. Oh, ano, linaw. Ano, sabi, para alam mo yung egg, yung shell na itlog, nahulog mo, makikita mo kung yung ulo ng aeroplano, makikita mo kung gaan, yung parang... Okay. So, paglingon ko, nakikita ko pa, parang eksena ng giyera yung paglingon mo, yung ang daming ambulansya na parang ende, ang daming sundal na. So, nung ano, instinct ko, nag-shoot ako. Tinunan ko aeroplano. You still have that photo, kuya? Yeah, linalabi ko sa ano, sa during yung anniversary niya, linalabi ko sa Facebook. Oh, okay. Could you post it tomorrow or tag us tomorrow? Bukas. I wanna see that. Yun ang hindi ko pa nakita. Okay. Ako, shoot ako. Mm-hmm. Hanggang sa hinaltak ako ng police. Ang sundalo. Alam mo yung sasakyan nila na ano, may upuan sa likod lang ng parang maliit na truck. Okay. Doon ko nakita, nung hinatak ako ng sundalo, sabi niya, sir, sabi niya, pasahero ka, di ba? Sabi niya, nakita nila. Mm-hmm. Nung hinatak na ako, doon ko na nakita na puro dugo na pala ako. Doon na ako nakita ko na yung dugo. And then nung dinala ako sa ano ba yung hospital sa Bacolod na Soto something? Franco, sa would you know? Hospital na Soto. Someone sila, no? Wala. Sino bang mga tiga Bacolod right now dito? So nung dinala ako doon, dugo nakita. Alam mo yung nakita mo yung pasahero sa hallway. Yes. Nakaupo. So nagkataon lang na medyo from Pilamlay pa ako. So medyo na ano ako. May tao from Pilam na kinuha ko. So, na-transfer nila agad ako. So, doon ko na-experience sa ano, yung parang, ano nangyari? Parang hanggang ngayon, hirap pa rin akong bumiyahe. Ramdam ko pa rin yun hanggang ngayon. Okay. So, pag take off saka, ano, pababa aeroplano, pumipigil na lang ako. Mm-hmm. Ipinipikit ko na. Hindi naman pwede siya mag-travel. Diba? Paano hindi, hindi tayo magkasabay bumiyahin ng Sambuanga, no? Tayong dalawa, no? Hindi. Ayaw no? Kitang kasabay kasi takot ka sumabay. wala ko ba ibibigay na moral support sa'yo? No? alam ko yung nagpuputak na babae. Wow. Ayun. The hair around my arms are just alam crazy. Alam mo guys, si Edwin, aside from being an artist, he's a great storyteller. Marami yung baon experience. So aside from yan, yan yung ano eh, magkakasama kami, talaga yung kwentuhan ng worth ano dyan eh. Yung lalo pag nakakape yan oh. Oo, nako. Addict yan po. Ang sakit namin ng dati. Ngayon, tumigil na ako. Acid eh. Lakas eh. Hindi, acid ang ano, sumusurrender sa akin. Hindi, may bago na tayo. Hindi na tayo kape, di ba? Gelato na tayo dalawa. Gelato boys na tayo ngayon. Gelato na, gelato. Parang okay. Alam ko yan, kung saan tambayan nyo yan, ha? Oo, oh, no, hoy, magtanong kayo. Masamang tao kaya hindi pa mamamatay ata. Sino? Sino? tayo. Yun ang tanong, sino? Sino sa... Anyway, guys, hold that thought. Guys, yes. Okay, I'm done with the photo, but not, again, kulang sa kulay, hilaw. Pero, Eladio, this is much better than the beach. Sabi nga ng model mo, ayaw niya sa labas. So, yes. Ayaw rin niya sa kwarto. Ayaw niya doon sa kama, kwarto. Doon tayo sa sala. So, yun lang binagsakan ko. Ayusin ko lang may konting mga polishing na lang. Pero, mas nag-match siya. So, yun lang ho. Match, ano, ayusin ko pa mas, to. Mas gusto niya sa bahay. Mas gusto niya sa loob. Maraming modelo na takot sa photographer kasi. Bakit po? Sige. Okay, guys. Ito lang ha. If you ask, ito lang ha, warning sa kanyo ng dalawa. Pag nagtanong kayo kay Edwin, just get ready to for his answer. Kasi hindi yan kumakambyo. He's an honest person. He's not afraid of telling you the truth. So,
if you ask something, make sure kada kayong ano. Ako lang kasong ano, wala akong kaso dito na mag-beep-beep ako kasi i-edit ko to, pero bahala kayo. Basta that's why si Edwin masarap sa podcast. Kaya din, honestly, gusto ko siya gawin sa live. Gusto ko siya. Isang tip lang, pag ano, kumuha ko kayo ng ano, ng tao, kliyente, para maano yung respeto sa inyo. No touch. Bata, matanda, o lalaki, babae. Pag pinapapost nyo yan, huwag nyo hawakan. Doon nila makikita respeto sa inyo. Kumuha kayong lapis, kumuha kayong stick. Pag gagalawin yung mukha niya, yung stick ang gamitin mo pag move on mukha niya. Basta no touch, skin to skin. Right? Okay. Talagang kaman. Iyan, yeah, makikita respeto. Makikita naman nila kung paano mo sila kausapin. Makita mo sino ka. Kahit na, ako nga, kahit bata, kumisan, pag nag-shoot ako ng bata, mahirap kausap, mahirap ano, pakisamahan. Hindi ko pinapansin yung bata, sino ka, gagano na ako. Nandang sa makatabi ko, hindi ko siya pinapansin. Okay. Siyang papansin sa akin. Pinansin na niya ako, oh, huli ka, akin ka na. Buwan na kita. Ganun na ano, lalo pag bata, mahirap pag una ng bata. Lalo pag unang encounter nyo, sino ang bata nga na, unang encounter na magiging at least ay wala, di ba? Correct, na correct. Kliyente, tama. Na bata, tama yun, mga 2 years old hanggang 5 years old, mahirap ma-encounter ang batang gano'n. Maraming batang suplado, maraming batang masalbay sa'yo. Meron bang mas masuplado sa'yo, kuya? Ako nga, nag-workout kung may salbayang modelo. Ooh, okay. Oh, well, that's... Hindi, ano, ganun na lang. Pag ano, yung ipakita mo na... Kasi ato pa yung maraming, ano, maraming tsena na nakatroma yung mga modelo. Mm-hmm. Kasi the way na, ano, umasta yung photographer sa harap nila. Yeah. Ano yun? Lalo yung mga nude shot na yan. Hindi ibig sabihin, kahit dahil nude shot kayo, pwede mo hawakan ng babae. Rommel Cruz. I think Rommel Cruz, that was addressed to you. Ben, lang po ako. Ayan, may use na yung mic mo. Saka nude shoot, huwag kang gagamit ng macro film. Mahilig yan. Talente. Oh, makro. Makro. Alam na, saan na tayo pupunta nito? Pero ano, kung talaga gusto niyo at controversial, Edwin would be the best. Talagang no holds barred. I think Park, we must set one episode with Sir Edwin. With Sir Edwin on the lives. Masarap i-match mo dapat si Edwin sa kapwa artist kasi collaboration. Okay. Kasi pag isa si Edwin, mabobore dyan sa atin. Magandang ano, umikot-ikot yung ano, konsepto eh. Oo nga naman. Baka hindi lang photographer yung pag-usapan natin. Yan! Love life, gusto mo, Rommel? Yan. Yan. Ano po bang pwedeng pag-usapan pa natin? Love life, gusto mo? Ah, yes! Sir Edwin! Yes. Go, Sir Edwin! I give you permission. Sa Edwin, may gagawin pa po pala. pag si Edwin talaga man sa love life, he gets inspiration nga sa mga greatest work nga niya dyan sa ano, love life niya. nice shot, Sir Edwin. That's a good pitch. Kaya, istorbo ko na yung ano nyo, boring Monday. Thank you very much, Kuya. Thank you very much, Sir Edwin. Maraming salamat po. All right, tulog ka na ulit. Tulog na po. Hindi. Kagagaling ko lang sa ano, di ba nag-out of town kami? Oo nga pala. Ganda yung mga photo mo doon. Nakita ko. Anyway guys, that's Edwin Loyola again. Kuya Edwin, any parting words for our mga kapwa photographers na again? Currently nangangapa sa ating kung anong gagawin, ano pa, ano ba pwede mong advice pa para lang ano, hindi, para may magawa pa silang iba. Simple lang, dalawang dekada na ako, everyday na to, practice pa rin ako, practice everyday may madidiscover kang bago, so ganun lang ginagawa. Hindi ako sumasablay na isang araw na hindi ako nagsisip kahit na anong bagay.
Yun lang sikreto doon. Practice. Yes. Marami ka mag-discover every day. And those are wonderful words coming from an LA-based photographer, Edwin Loyola. The one and only Kuy Koya. Koyang, maraming salamat. Maraming salamat. Thanks again for... Thank you, Sir Edwin. Thank you. Thank you. Thank you. And good morning, Kuya. Good morning. Ingat po. Yep. Ingat. Okay. Babush. Bye-bye. Babush. Babush. Bye-bye. Bongga. Yun si Kuya. Tita. Ayan. All right. So, sana tayo. Tapos na ako sa photo. Hindi ko pinakawalan. Oh, ha? Ayan, ha? Nice. Oh, di ba? Plane crash, di ba? Plane crash. That's the adrenaline that he felt wherein he didn't know that he was already bleeding. But after the adrenaline, you know, went down. Paps, talagang photographer yan. Kasi, nakita mo, camera pa rin. Sa huling pa rin. Nagkuhan niya siya, camera pa rin ang hawak. Ako, imagine nyo, ako. No, kasi, I could imagine you. Kung kilala nyo ako, una may dugo. Wala yung na. Paa na maga dahil sa talaba, ano reaction ko? Dugo pa kaya? Yeah. I mean, you're the type of person, Park, that when you see blood, you're like, saan galing yung dugo? Saan galing yung dugo? Hindi naman. What much worse, I guess. Kasi may kasama mura. Knowing me, may kasama mura. Matik yun, matik. Pare, imagine yung reaction ko nung magayob pa ako sa talaba. Kuya, bakit yun? Ba't ganito? Hindi natin alam. Araw-araw ba naman natin kinain yung talaba sa dalawang araw eh? Tapos Rommel. Tanghali, hapunan. I guess maaga ako matutulog ngayon. Oo nga. Ang ano dyan, Rommel, yung dugo na makikita ni Park, hindi pa pala sa kanya. Diba? Yung panic niya, hindi naman pala sa kanya. Ayun, Paps, meron tayong magandang ano. So, ang topic natin napupunta sa accident, mga vehicle accident cause right now. Mm-hmm. Si RJ, Fabi, I feel the same, feel Sir Edwin, binangga kami na Mrs. Mas mag, ooh. Mala, oh, nag, oh. Ano, nag-alala ako kasi camera. Sakit daw niya. Buntis niyang asawa, pabira. Sir Reggie, good evening. Good evening. Chef, ikaw talaga, Chef. Ikaw na, Chef. Magaling ka talaga. Inuna mo pa camera mo kaysa sa buntis mong asawa. Nabagya ka na, pabihira. Photographer talaga. Edmar, wala akong laban sa boxing. Alang yan. Alam mo lang mga... But again, guys, for those who are just tuning in, this is the fifth session of Boring Mondays wherein we do post-processing on the spot from random photos coming from random people. So you can send them through either my DMs, Mark Angelo Alejandro, Rommel Marcelos, or Rommel Cruz. You can also send them to our guest co-host, Franco Basa. Franco, yes. Anyway, kasi I think kaya ko ano rin. Marami rin walang internet pa, no? I would think so. Meron, mm-hmm. No? Mm-hmm. Actually, okay, kanina may issue rin yung internet ko. Medyo intermittent. Bagi naman may issue yun sa'yo, eh. Hindi naman. Wow. baka sabihin ng mga katrop, ano ba naman si Rommel? Kaya pala laging wala dito sa office, eh. Laging sira internet. Huwag gano'n. Baka papasukin ako sa office. Huwag naman. Pabalikin. No, but then again, for those who just missed this, we had a phone patch from an LA-based artist photographer, Sir Edwin Loyola. You can listen more of him in the podcast episode that both Park and Edwin did. That was what, 3 weeks ago, if I can remember correctly, or a month ago. You can check them out on YouTube and Spotify, yes. Google Podcast, what else? Apple Podcast, and in Anchor. Anchor FM. Anchor. Okay. Wow. What's with that? Okay, Rommel. Tama ba narinig ko? Bakit may parang nag-uma-access na naman dyan? Walang uma-access. Si Maki lang naman. Anchor lang. Anchor.
At least it's a true word rather than the okay. What's with the okay, Rommel? Not Rommel, Rommel. Ah, yeah. It's Rommel. Rommel. Ano ba naman kayo? Ano ba naman? How about you, Doc Franco? Have you ever had any near crash experience or any vehicular accident? Ay, nako. Meron akong tatawagan na maganda story. si Papi Dex yan eh. Oo. Sa day lang. Sige, usap kayo. Okay, ko Doc Franco, how about you? We're going na, punta kami ulit sa Inuman, syempre. Mm-hmm. Yeah, yung mahiwagang Inuman na yun eh. 7 years ago, ganun pala yung pakiramdam pagka makakabangga kayo ng tao. Parang may white lady na lumalabas sa harap. Okay. And then pagka kasi di ang takbo namin nun, around siguro 60, 70. Mm-hmm. Pagka talaga namin, yung karito na puro kawayan, puro bamboo. Yeah. Hanggang ganun, di syempre umano yung mga bamboo, sinampal yung... Boom! Parang ganun. Ahok nung bamboo. Mm. Tapos umusok yung bamboo dun sa kotse. Ouch, okay. Sumabog yung gulong dun sa side ng sa passenger side. Okay. Sabihin mo, patay yung passenger kung saan ako nakaupo. Oh. Pinaka nakakatakot dun, lumabas kasi sa para mga barabarangay, mga nayon. Yeah. Or yun. Tagalog yung mga nayon. Lumabas lahat maraming tao. Hello. Galim eh. Nakakatakot dun, yung parang bang feeling ko kukuyugin kami. Ano yun lang yun? Live tayo. Mm-hmm. Bibilis nyo, magpatakbo. Okay. Yeah. Guys, wait. Dex, wala ko sa inuman. You're live right now. Since Happy I'm Dex, mo, magandang gabi. Magandang hi, gabi Dexter de Gia. Good evening, good evening. Live ako. Live siya. Walang sasabit ng photo. So, ang question kasi, we were talking about, kasi previously, before you, hindi, chicks, pambira ka. Disclaimer. Disclaimer nga bago tayo mayari kayo. Okay. Disclaimer, bilis. The views and opinions of Dexter De Gia do not necessarily reflect the views and opinions of TWG, TWGO, Parc Productions, and its management. Hindi na totoo. Anyway, guys, this is Dexter De Gia, one of my good friends and organizer of 101 events during the first part ng mga workshop ko. Anyway, alam mo, isa sa mga bakit kita tinawagan dahil a while ago, ang kausap namin is Edwin from LA, Edwin Loyola, and we were talking about his freak accidents, accident niya sa aeroplano, yung nag-crash siya. Nag-crash yung aeroplano niya. And unang naisip ko, isa ka nga pala sa mga mga stuntman na kaibigan ko rin pala. Diba? Okay. Ito, sa mga hindi nakakaalam. Hindi, yung sige, Guerrero Rommel, ba mga dati Macky, ngayon? Rommel, Macky, kayo na mag-interview dyan. Sige, habang pabatid lang ako. Okay. Hindi na makakaya ko yan, nakahawak na natin eh. Sige. Sir Dexter, can you tell us a story of your crash or near crash accident, either vehicular or a plane crash accident? Near crash. Marami. Ano ba sa Bigo? Brother, yung yung kasama kita? Hindi, hindi tayo magkasama, nag-crash ka, pambira ka. Ano yung pagkipeto mo, pambira ka. Ano? Near crash? Okay, near crash! Near crash! Okay. Go ahead, I give you permission, Sir Dexter. Go! Balde, guys, wag na natin tuloy to. Alam ko na sa papunta ko sa pabagulo to. Mali. Loka, Dex, live tayo ha, pambira ka. Ay, okay. Sir Edwin said, check your PM. He sent a photo. Okay. Let's talk about your motorcycle, yung accident. Yan. Kasi isa sa mga hindi ko makalimutan yan. Okay. Yeah. Ano yun, Pops? Tawag ito? Labor Day yun. Hindi ko makalimutan. Just came from Palawan. Palawan. Okay. El Nido, actually. Talaga pinasosyal? Hindi pa natapos sa Palawan. Okay. Go. Pagod. Yeah. Tatry ko lang yung motor sa bahay. So, bagong gising ako. As in, nakapambahay pa ako. Gusto ko lang umikot sa village. Mm-hmm. So, what type of bike? Yung nare-remember sabi ko. Sabi mo yung bike.
Oh, it's yung Harley na Sportster. Oh, okay. Oh, tapos ang memory ko is start ko yung motor. And then ang ganda ng takeoff ko. Nakita ko nung mga kapatid ko, kasi umalis ako sa street namin. Na maganda. Maganda yung takbo ko. Okay. Biglang suddenly para daw akong hinila. Lumiko ako padiretso sa puno ng mangga. Ah, sa street namin. Oh yeah. Dumiretso, nakipaghalik, so, lips to lips siya sa ano. As in, dumiretso ako sa ano, sa puno ng mangga. Okay. So, ang next memory ko na nun, nasa hospital na ako, as in sa ER na. So, you blanked ayun, out. Yung mga kwento. Okay. Ah, Macky. Yung mga kwento, yung kapatid ko, parang nakita daw niya kasi na parang may usok sa likod ko. Yung parang nakaangkas na white. Usok eh. Okay. So yun yung parang weird doon kasi sa pagbangga ko daw doon sa tree. Kitang-kita din yung usok na parang umangat tapos nawala. Oh. Okay. Doon na ako. Wala na, wasak na ako doon. So ang memory ko, umalis ako, nag-start and then hospital na. Pero wala akong memory nung umangkas ako sa puno. Tell them the story, ano na reconstruct. Totally walang memory na ganun. Tell them ano na reconstruct yun. Sa'yo. And before you do, Spark, Edwin said, check your PM. Go ahead, Sir Dexter. Teka. Yun. So, yun. Ang ending nun, na craniotomy ako, tapos nilagyan ng titanium plate yung ano ko, yung head ko. Okay. Yung eyes ko, yung left eye ko pala, nalaglag. Mm-hmm. So, binalik. Inoperahan din. Okay. Tapos, basta, may madami. Mga 3 operations ang nangyari. Yeah. Tapos, ano, pag nagsha-shower, ano yung magandang part pag nagsha-shower ngayon? Hindi naman nagsha-shower, pero yung pag, ano, pag, kunyari, yung parang uulan na hindi pa, yung mabigat yung, ano, medyo sakit sa ulo. Mm-hmm. Kung pag malamig nun, lagi pag diba magkasama. Diba nauna yung, ano, nauso dati yung mga maliliit na digicam, yung mga 2.1 megapixel na point and shoot. Mm-hmm. Pag kinunan mo ko nun, na naka-night mode, automatic makikita mo yung shape ng bakal sa ulo ko. Oh! Okay. Pero ano yung lumalabas? Lumalabas sa picture. I see. Wow! Papunta tayo ngayon. Since meron siyang near-death experience, yan yung mga taong na-expose ako na minumulto at inaaswang kami literal dahil sa kanila. Sila ang ano, yan yung kasama ko na sa Pagadian tayo, Sambuanga del Surba del Norte tayo para gabi. Nandun tayo sa parang lakeshore. Cool. Lakeshore. Now, ibubuin ko yung kwento kasi siyang ano, magtutuloy. We were invited by one of our hosts there. Tumunta kami. So from Pagadian, probably it's another 2 or 3 hours drive going to that place. So talagang gitnang gitna. So puro forest ang dadaanan mo. Then there's this lake or parang resort. Now, the first impression ng model namin, which is si Maffy Soler, sabi niya, bakit yung mga tao dito iba makatingin? So, iba. May mga tao surrounding us na malalayo, pero ang iba makatingin. So, until nagkabulungan na doon ba, Rommel, Dexter, sinabi na sa atin na may mga aswang na doon. Di ba sinabi? Yun yung ba yung part o wala pa? Hindi na ako nakikinig no kasi takot na ako. Okay. So, yun. Ang masama doon, wala na akong pakialam. Nag-dinner kami. Takot na ako. So, basically, nabuta kami ng alas 11 ng gabi doon. Okay. So, we have dalawang kotse kami, dalawang pickup, isang van, dalawang pickup. So, ako was riding with another group and sila Dexter doon sa kabilang grupo. Sila Dexter ang unang van. Kami nasa likod. Kami ang nasa likod, di ba? Okay. Hindi, kami yung nasa likod kasi kami yung hinabol eh. Kami yung hinabol, ikaw yung nakakita nung parang may humarang eh. Anyway, si Rio was with me sa likod ng ano ng pickup. Then sabi niya, "Park, isarado mo yung bintana mo, bilis." Kasi ako yung malapit sa bintana eh. So hindi ko alam dahil to sabi niya mamaya ako na kwento. Basta sarado mo lang. So yung siguro to, we were running around 60 kilometers already. Tapos sabi niya, "Pare,
kaya pinasarado ko sa'yo. Kasi may tatlong asong pula yung mata, hinahabol na tayo. Mm-hmm. So yan to, kinikilabutan na ako. So seryoso siya. So may radyo kami, mga radyo. Itong si Dex naman, tumawag sa kabilang radyo. Sabi niya, Brad, nakita niyo ba yon? Dex, kwento mo yung nakita mo. Ano siya, Paps? Parang siyang slimy figure. Okay. Na malaki. Parang mm-hmm. weird. Hindi ko talaga ma-describe eh. Mm-hmm. Pero nakakatakot siya nasa side ng road. Mm-hmm. Na sobrang weird. Hindi ko alam paano ma-explain. Okay. Nasa slimy siya na maikim na ewan. Tapos okay. Na, hirap explain. Na, sa sobrang takot. Pero anyway, yun. Sige. Sa sobrang takot natin, nauwi kami, kumuha ng isang kwarto, magkakasama kaming lahat doon. Sobrang takot namin. Na, natandaan mo anong weird doon, yung banyong pag nag-toothbrush ka, hindi ka pwede yung muko kasi mauntog ka sa pader. Natatandaan mo ba yun? yung alam, banyong pang duwende yata yun. Oh, malupit. Ang rami kami ano, experience sa banyo. Meron kami banyo rin na pag nahuli kang naligo, lahat ng libag ng sumunod na una sa'yo, kapit sa'yo. Kasi mababahala ba? Oh, ikaw lulubog eh. Okay. Yung ano ha, yung dinaanan natin sa pickup, kahit i-search nila sa YouTube yung place na wala yun. Eh. Nalimutan ko lang yung Lakeshore. It's Lakeshore something sa Sumbuan. Not the resort. Ah. Not the resort, pero yung dinaanan natin na highway. Okay. May video doon naka-upload na may mga... Meron nga. Okay. Meron nga. Kasi may malaking cross kami na daanan. Oo. Nalimutan ko lang yung team. Oo. Kinilabutan na naman ako. Naalala. Hindi kami nakatulog na ng gabi na yan. Hindi talaga. I would have slept soundly, probably. meron rin tayong experience sa ano, sa Tarlac ba? Dex, yung pinatay mo ba? pinatay mo yung ilaw kasi may kumakalambang sa bubungan. Pagbukas mo yung ilaw, lahat mo magkakakum. Parang may manananggal eh. Oo, manananggal yun. Marami kami alam. Marami mga experience na. Hindi, yung sa Cagayan. Ay, iba yun. Sa Cagayan, di ba may separate room si Maffy. Pero pag nandun si Maffy sa room niya, nilalagnat siya. Saka naramdaman niya, pag nasa kama siya, parang may nakapin sa ano, sa dibdib niya. Ayaw siya patayuin. Okay. So, wala naman ibang room. Tapos natakot na rin si Maffy. So, nag-share na tayo lahat ng isang room na tayo, nagsama-sama na tayo. Pero once na pagka-transfer ni Maffy doon, lumipat doon eh. Kasi ako yung na... Di ba yung orb? May picture ako na doon. Oo, kasi ako yung nasa tabi noon eh. Yung sabi ko, pagising ko, alam mo patay lahat ng ilaw, di ba? Wala ka ano. Tapos may, alam mo may bilog na ilaw na ano, floating. Orb, it's an orb. Orb. Okay. Oo. Ang hindi ko makalimutan sa place na yun, sa room na yun, Paps. Madaling araw na. Yung kumot, Paps, umiilaw. Nagsaspark. Yun na. Nagsaspark. Sobrang taas nung energy dun sa room. May parang static. Kasi literal na parang static. Kumitid black. Nagsastatic pati yung kumot. Kasi yung spark na nabagkakos ng shadow pag may ano, ganun siya kalakas na spark. Okay. Kasi grabe yung static ng buong room. At the same time, yun nga, nung pag-picture ko kay Papi Park, may orb. Yan. Scary. Grabe yan. Scary yun. Ay, ako. Kaya ganyan si Park na yun. Ano? Ano? Wala. No comment. Tama na, tapos na yung story. Bye-bye. Thank you. May ganyan. Pero ano yan? May gulay. Marami pa kaming ano. Ano na, wala na si ano. Naputol na. Okay. Anyway. Sino? Rommel, shout out. Rommel Cruz, shout out. Pa-shout out daw, Mel. Kau na. Okay. So I think we have to pack it up at mukhang ano. Wala na yata nag-share. Yes. Wala. Okay lang yun. At pahinga ko ngayon. Takot ang senior eh. Takot. Pambira. Anyway, Rommel, Marcelo, Angelo Bautista. Yes. Yep, from Dubai. From Dubai. Dubai. Magandang gabi po. Good evening. Good evening po.
Siyempre, Sister Edmar, oh. Papi Edmar, magandang gabi sa iyo. Good evening, good check evening. Your PM, magandang gabi, Edmar. Pisan. Wait, tingnan ko, may nagpa-PMs. Si Edmar ba? Si Edwin ba yun? Edwin. Ah, Edwin. Sir Edwin. Okay. Sir Edwin sent a photo got it. In your Actually, PM. I got the photo ng ano, yung crash. Can you show it? Na play niya. Yeah, later, I'll send it to you guys. Sige. Okay. Edit mo nga yan. Paano yung edit? Ano ka ba? Anong take mo? Sir Edwin, just kidding, Sir Edwin. Ano lang yun? Ano lang yun si Edwin Sarap? That's messed up. No. Yun. So, anyway. Blanco na kayo ah. No. So we've had who so far? So we have Sir Edwin sharing his plane crash experience, and then we had Sir Dexter Degia, who had a motorcycle crash experience. Also, a while ago, Doc Franco said it's a four-wheel drive. Four-wheel. So it's a sedan, a car, a full car crash experience. Oh, Park! Sir Edwin is saying, edit mo daw. Ang alin, yung aeroplano, anong gagawin ko doon? Yung plane crash. Pambira ka. Lagyan natin ng gulong. Ayaw na dolphin or ng ano, sunset. Ganon. No. Supermoon. Supermoon. Pambira kayo. Supermoon. No, but for those who just tuned in, so we've had two phone patch called in. One is Sir Edwin Loyola, an LA-based artist photographer, and the other is Sir Dexter Degia. Who is one of Parc Cruz's and owner of 101 events. 101 events. So marami yan. So wedding events and ano. And video ang galing na mag-video yung mga yan. Yan yung mga ano, pag you hire yung mga professionals. Ano. Iba, okay. Ano, iba na linya ng mga yan. How about you, Rommel Marcelo? Have you had any? Near crash experience or an actual crash experience? Hindi lang. Ito, magandang kausap ito. Si Rommel Cruz. Winok Cruz. Parang gusto ko i-patch into si Winok Cruz. Winok, good evening. Welcome to the show. Good evening. Winok, are you willing to ask question? Gusto mo magtanong kay Rommel live? Bakit ako? Ipapatchin kita. Alam ko na. Tanong ko na pala. Say yes at ipapatchin kita. Huwag mo kung naman. We're waiting for his reply. Yes, sir. Winok, give us the affirmative if you want to be patched in to the show so you can ask your questions directly to Rommel Marcelo. Rommel. Walang iya. Uy, wala na time pass. Okay na ako. Tutulog na. Oo. Siguro. Let's call it a day. Yeah. Let's call it a day. Padami yata ng dinner si Papsa. Sabay Diyos. Okay, yan. So guys, I guess okay lang yan. Pahinga natin. Sasaka. Anyway, that's it. Okay lang. Yes. So we did one photo earlier. Yes, from, okay lang. Who's it from again, Rommel? Eladio Gumboc. Yes, okay. So we did one photo from Eladio. And then... Puntaan ko yung photo. Let's see the difference. Oops, sorry. Para makita naman nila. Discuss ko na lang yung nangyayari. So, ito lang. Not really, not one of my best. But at least, it's parang naging comics. Hindi pa ako happy. It's a slow day. A slow night, by the way. So, okay lang. Rommel, question. Oh. Nung ano, yung doon sa venue natin nung last workshop sa Cavite, may nakikita ka? Saan doon? Yung luma? Yung abandoned mansion? Wala. Wala, no? Wala. Marami na nagpupunta rin eh. Sabagay. Wala. Laging yan. May nakatira na doon. I just checked. Sorry. Sorry guys. I just checked the comment section. Yes. Winok said, addressing it to Edmar, one of our viewers. Hi Edmar, near crush ba ni Rommel?
Ay, na-send daw. Ano ba? Rommel, tonight is your night. I think I want Winok really in. Winok and Edmar in the phone patch. Hindi, nakikigulo lang daw sila. Nakikigulo lang daw. Tatawag ko si Edmar. Mas maganda magkagawa. Si Edmar. Mas derechahan niya. Derechahan niya. Well, sali lang. Pero pag ito tinawag dito, marami tayong ano, i-beep out eh. Anyway, disclaimer. Hindi na, patutulog na ako. Okay na tayo. Okay na yan. Na ako. Salamat for, guys, thanks for not, ano, not sending any photos tonight. Mag-send po kayo. At least pinapayan niyo ako ngayon. When I cross on near crush, balita ko, gwapo type niyan eh. Walang yaka, Papi Edmar. No, anyway, again, guys, so I think we need to close this. I'm good. So, yes. Guys, thanks for joining us. Actually, marami nanonood. Yung alam, wala na nagpapaso. Wala na, okay lang yun. At least nakapagkwentuhan. So, yun nga. Again, wala naman talagang, wala namang, ano nothing is guaranteed. The show, Boring Mondays, wala naman talaga script or anything. Wala talaga. Sir Edwin, if you have photos, sige, send it to Rommel Marcelo. Patutulog na, magpapahabol ka pa. Patutulog. Go ahead, Sir Edwin. Send a photo. Alam niya kayo, ang lakas yung manghingi. Ako matutulog. Kayo naman yung magagawa. Oh, let's see. Anyway, so earlier, so we had Sir Edwin again. For those who just tuned in, this is the fifth session of Boring Mondays wherein we do post-processing on the spot of random photos coming from random people. And earlier, we had a phone patch guest coming in from LA, which is Sir Edwin Loyola. The second person is Sir Dexter Deguia. Where's he from, Park? Dexter is in Taguig. Taguig. Okay, so Sir Dexter Deguia from Taguig, also phone patch. And they both shared, so Sir Edwin shared his an actual plane crash experience way back in 1998 or 1997. He couldn't remember the exact date. And then Sir Dexter gave his experience in a motorcycle accident. And then siya, biyak yung ulo niya, yun ang description niya. Mm-hmm. So that's the term that he used earlier is craniotomy. That's actually a surgery wherein you reconstruct whatever's left of the skull and then add metal plates or metal base to fill in the gaps. Ang punchline doon. Yun during the yun nasa ER siya. ER ba or ICU na ba siya? Or anyway, recovery room, I guess. So tinanong, part of the question there was the doctor was asking, alam mo ba kung nasaan ka? Opo. So sagot niya. Tapos, so inisa-isa ng doctor, so ito, kilala mo ba? Mm-hmm. Oo, kuya ko yan. Tapos mom niya, sister niya, ganyan. Tapos pagdating doon sa asawa niya, sinabi niya, ayan, hindi ko kilala yan. Sino yan? That's the Ma Michelle. Loko-loko talaga yan. Si Dexter. So that's one of the things na nami-miss ko sa mga yan. Those are my close friends na-miss ko yung mga travel. Kami yung grupong food trip during the workshop. Ang objective ng workshop na is to eat. Now, may contest kami. Rio, siya, pati kami, the whole gang. Ang objective is mananalo ko sino unang atakin sa puso. So siya siya actually nanalo. Okay. Siya nanalo. Talo kami. Mahirap pala kainuman sila. Ano kung ganun ang target nila. Yan, pagkain. Ang trip ng ano, wala masyadong umiinom sa trope. So kain, karaoke, ayan yung mga trip ng mga yan. Wow. Okay. So did we receive? Did we receive any photo from Sir Edwin? Did he send? Wala na. Wala na. Tulog pahinga na, okay na pahinga na. Pahinga na. Ang dami na kwento ni Rommel Cruz eh. Tama na. Oo nga. Well, there's a comment here. Sir Angelo Bautista started Cinematica? Cinematica 2.0. Uh-oh. Yeah. That's with Kumanahan. I was with Kumanahan Cinematica. Okay. And
samahan ko siya. Sabi ko nga, yan si Angelo, pero ang galing na, pare. Ang galing nung mga naabot mo right now. I've been monitoring your work for years now. Galing ng ano, naabot mo. Ang nagulat ako, I didn't know na, ano, na nasa Dubai ka na pala. All the while, I thought na dito ka pa rin, base ka pa rin sa Manila. So, good for you, bro. Hopefully to see you soon. And hopefully, madalo ka namin dyan sa, ano, Dubai. Bye. Malay mo, ikaw, baka pwede kitang gawing co-organizer dyan at makadalaw rin dyan. Nice. Yun. What else, guys? Ayun, wala yun. Na. It's good wala night, na. Guys. It's good night so, na, Maki. Good night. Ka. Anyway, before we go, any parting words, anything na you wanna share? Rommel? Ayun. Parang hirap mag-share, pero be happy lang. Anything about 2020, you wanna say something about it? Isa lang masasabi ko, be happy lang. Tapos kapit lang, laban lang. Okay. Someone wants a shout out. Who is Sir Balachong Butchoy? Ay, pambira. One of my good friend in Qatar. Oh, brother, hello there. Hi. That's my main organizer in Qatar, brother. And guys, puntahan niyo, support his YouTube channel. He's doing a YouTube mukbang. And he ayoko tingnan yung ano niya, nagugutom ako tuwing pupunta kasi he eats crab, nanguhuli siya ng crab tapos kakainin niya tapos puro pagkain so nakakagutom. Pero follow his YouTube, again, that's Balachong Butchoy. Okay. So, support his YouTube channel. I think he's doing good. Magagandang ano niya. Comic. Kung masyado kayo seryoso sa buhay, panoorin niyo rin sa kanya at nice YouTube. Wholesome yes. Naman siya. Okay. Pero yan, kapatid ko yan from Qatar, one of my supporters too. At yan yung mga isa sa mga kaibigan ko. Nabubuhay na yung mga buhay pa yung mga mga organizer ko. How about you, Rommel Cruz, for 2020? May 1 month pa, so kapit lang. Love life? Pag-asa ka pa ba? Pwede ka naman namin hanap ng girlfriend ngayon dito. Pwede natin manawagan. Gusto mo bang manawagan? Ikaw naman. Ayaw ka naman. Be real life. I'm trying to... About you, Doc Franco? For 2020, keep on smiling, keep on surviving. Shoot lang, walang manyakan. Hey, by the way, Franco is preparing a merchandise thing for the workshop group online. He's preparing the cap. Ang ganda ng design niya. Tingnan niyo. Yes. So, Mel, kung tingnan mo kung may mga gustong order, kay Doc Franco mapadan. Maganda yung merch niya. Sige. Ayun, name ng channel ni Idol is Balachong TV Idol sa YouTube. Yan. So, supportahan nyo guys at yan na lang. Cool yan. Matatawa lang kayo at magugutom kayo dyan. Magugutom. Kakamukbang nila. ano yan? Ano tayo mamamayan yan? Oo. Happy trip. Trip yung ano niya. And, galing yung channel niya. Okay. Bago lang, pero he's gathering mga subs ready. Yan, maganda naman. Kasi maganda naman yung ano niya, yung mga content niya. Kasi comic relief. Alam, okay. Para kung ano, yan, katulad ni Rommel, kung sobrang bigat yung mundo mo, nod ka nun. Rommel Cruz, ha? Hindi, ikaw naman, Rommel Marcelo, unahan mo na naman. Hindi ako nagsalita, di ba? Hindi tayo nga, eh. Muntik na mag-react. Yes, Rea, meron tayong TWGO cap. Yes. Si Kuya Franco magpe-prepare. And he's gonna prepare, I guess, t-shirts again. Pero yes, papalitan natin konti yung logo kasi last time namamaga. Bagay sa katawan niya eh. Pag kami nagsuot, nagiging badge eh. Ayoko pakita. Alam ko, gusto ko nilalapitan ako para tingnan. Yun. Yan.
Tapos, ano pa ba? So, guys, ano pang napapromote? Yeah. We have a workshop coming on when? November 21. November 21, guys. So, it's a post-processing workshop. If you want to join, just drop a PM to Macky or Rommel or Rommel Cruz or Ate Rea. Now, okay. We also have two shows coming. Yes, back-to-back episodes. Back-to-back. So, you do the honor of inviting them, Macky. Okay. So, the first one would be on November 14, which will be round two of the OG. So, we have again our guests, the legendaries, Sir Derry Ibarra, Sir George Tapan, and Sir Mark Floro. And we still have a lot of questions lined up for those three. And during the first round, a lot were said, a lot of information was given, the wisdom, the artistry, the discipline for the craft. Yes. So with part two, we hopefully we cover everything else that we haven't tackled on that episode. So watch out for that episode, November 14, the OG's round two. Round two, next, yes. Rommel. Yun nga. So, sa sinabi nga ni Macky, dagdag ko lang din doon sa OG's part 1, marami ka rin matututunan. Marami ka kasi nagbigay din sila ng tips and some tricks on how to practice na mag-shoot ng maayos. Okay. Yes. Parang yung katulad ng sinabi ni Sir Mark, which is how to practice different layouts in one single subject, di ba? Yes. 36 shot na dire-direncho. Mm-hmm. Of course, hindi ko makalimutan yung property shot ni Sir George Tapan. Mm-hmm. Aside from that, yung kay Sir Derry, siyempre yung ratio, hindi ko makakalimutan yan. Yung ratio sa portrait, hindi ko makakalimutan. Dude, move on. Yun nga, so Franco, nabagit lang ni Ibarra Derry na pogi siya si Rommel. Na may perfect. Doc Franco, sabihin ba naman ni Sir Derry na si Rommel has perfect symmetry when you use perfect ratio daw. What? Yung hindi ko kailangan na magpatingin ni Sir ng salamin. Ayun, so maaiba tayo. Okay, so November 14, OG's part. Round two. Bakit nawala yata si Rommel Cruz? Nagpaalam na ba? Hindi, napatay yata yung camera. So, ayun. And then, yung special November. Episode namin on November 27, yes. The Voyager. Voyager. The landscape Voyager, artist. Yeah, it's Edwin a special episode. Yeah. A spotlight on Edwin, my good friend Edwin Martinez. Okay, Rommel, can you give us a brief description of what a Voyager is? Next question. Hindi ako ready doon. Ano ka ba, Macky? Wag ganyan. The one who voyages. Ano yan? Yeah. See, just to give you a sneak thing about a brief description or a background of Edwin Martinez. Edwin Martinez is actually one of my earlier good friends sa photography. Was with them in Pinoy Photography. Kasama ko na yan. And yan ko paano, alam namin ko paano, alam niya ko paano nagsimula, alam ko siya paano siya nagsimula. Until now, he's one of the top talaga of what he's is doing sa pagdating sa landscape. Kumaga. So that's why it's a special episode, because this time, everyone knows his work, but I want to dig deeper again kung sino talaga si Edwin, how he thinks, how in persona niya. Okay. He's a serious guy, but he's a very nice guy. One of my, yan yung mga pagdating sa photography, yan yung mga ibang, yan yung mga ginagalang ko pagdating sa craft nila. Okay. Kasi yan yung nakita mo paano sila nag-grow from And what else? Did we miss anything? So we had a workshop, we had the back-to-back episodes for November. Nagpadala tuloy si Kuya Edwin, dadaling ko ito. Mabilisan to gagawin ko. Sige, pambira, nagpahabol kayo. So I'll do it. 10 o'clock, no? I'll do it within 10 minutes. Sige. Oh, okay. 10-minute post-processing challenge. Pwede tayo maglagay ng orasan na malaki. Yes! 10 minutes, sige. Less than 10 minutes, I'll try to do this photo. Tapos save ko muna, ha?
Start that timer pag nilabas ko yung ano, yung litrato, litrato. Litrato, syempre, hindi, okay. Naman, hindi naman pa pwede yung hindi litrato ilalabas ko. Yeah. Di ba? Ikaw naman, patawa ka naman eh. Siyempre. Anyway, so while we're waiting for Parc to load that photo sent by Sir Edwin Loyola, again, this is the fifth session of Boring Mondays wherein we are gonna do random post-processing of random photos from random people on the spot. All right. Yes. Timer goes now. Okay. There's Edwin Loyola's photo landscape. So I'll use Adobe Photoshop 2021. And I know, alam na kung anong gagawin ko dyan na madali. All right. Tingnan. Hinaamon niyo ako, ha? Less than 10 minutes. Yeah, tapos yan eh. Kahit niya 5 minutes. Bigyan natin ng dramatic clouds para naman, ano, para mas maganda. Let's do something different this time. Mabigat, ha? Mabigat siya, ha? 10 minutes. Kaya yan. Ayan na. Ito na lang. Para ano, tapos na agad. diba? Edwin, this is ito yung maganda sa ano, pag-aralan mo to at magandang ano, pangpadali ng buhay. Kuha daw nila yan kahapon. Gawin na. Where was din Sir Edwin, where was this place? Ang ganda. Ganda. So, parang pero, ano? Parang hindi niyo mo tinitirhan ng ano sa Highlander ni Christopher Lambert. Oh, oh nga. Ang bakit problema, wala tayong reflection. Wala tayong reflection sa baba. Oops. Oh, sorry. Sige. Yeah. Huwag niyo pansinin. Tinatapos ko. Natutulala na naman po kami. Huwag kayong ano, hindi kayo kasama sa pagpaprocess. Picturesque, I think, is the term. Right? Picturesque. Oh, Convict Lake. Okay, that's good. Let's see. Where is Convict Lake? Oo nga pala. Oy. Present peace, Sean Connery. Oh. Oh. He passed away yesterday. Yeah. Kilala mo ba yan, Mel? Siya yung ano, kasama ni Weng Weng. Yun. Saka ni Tony Ferrer. Oo, yan. Saka ni Leon Guerrero, no? Joaquin Pajardo. Anyway, seriously, it's a sad day. Diba? Yan yung mga idol ko nung bata ako. Diba? Yan yung mga James Bond na talagang ano. Unang James Suave. Di Suave magaspa nga eh, kung tutusin eh. Good riddance, Sir Edwin. iPhone 10. He took this photo using an iPhone 10. Huwag kayo magulat kung si Edwin yan. Sabi ko nga, maano yan. Kahit walang camera yan, nakakapag-shoot yan. Okay. Anyway, so Sir Edwin mentioned Rommel Convict Lake. So Convict Lake is a lake located in Mono County, California in the US, situated in the Sherwin Range of the Sierra Nevada Mountains. It is known for its turquoise blue water, the dramatic mountains that surround it, the trout fishing it affords, and its unusual history. So this is coming from the internet, okay? The description. The lake known to kabisado mo, ang galing mo. Bilib na. Batid, sana hindi mo lang sinabi. Bilib na ako. Pambira, itong bata. Okay, talaga. Parang ano lang, parang Kimachensa, no? mismo. Huwag mo lang pagbubuin ng Lego, okay? Yun lang talaga. Lego na yan. Saka ako na ikikwente. Saka na. Yes, Sir Balachong Bochoy, we will see you next year. Nasaan nga ba siya? Nasa Qatar siya, Maki, no? Qatar. Yes. Uwian mo ako ng ano, ng Alimango. Gusto ko, ano, gusto kong pet. Buhay, ya. From Qatar? Alimango? Eh, kung totoong kaibigan niya, gagawa niya ng paraan na buhay yan. Pero gusto ko nakatali, ha, paghabang pauwi. Para, ano, parang pet, di ba? Haragi niya sa airport. No, but again, Sir Edwin, an iPhone 10 photo. Ganda, no? Capturing Convict Lake. All right, I'm done. Okay. Yun. And ding. 419.
Ayos. 4 minutes 19. O, oh, diba? Tama na, matutulog na ako. Before and after. Image, canvas. So, ayun. Guys, thanks for making, again, my Monday busy. At least something to do rather than matulog at diretso. Meron tayong ginawang something, ano. Okay, that's the before and after photo. Either way, maganda na yung photo niya. Nilaro ko na lang naman yung kulay. Eh. Mm-hmm. Kasi that's my interpretation of his photo. But the photo itself, maganda na siya. Dinagdagan ko lang. Thanks for Photoshop. And yun. Kuya Edwin, I hope you like this. And this is photo 2. Yeah. Wow. It's Convict Lake. Bumawi ako doon sa tagal ko doon sa isa. Okay? Ang bilis. Hi, Ga! Good evening from Taiwan. Ga, handa na yung mga guys. Handa na yung mga tita dyan at sila isasalang next time. At ano, hindi lang namin naasikaso ngayon at sobrang raming nangyayari dito. Mga bagyo at saka kung ano-anong dilubyo nangyayari dito sa, ewan ko ba? Ay, naka. Pahingi daw ng cloud si Sir Edwin. Hey Edwin, download mo 2021. It's kasama siya. It's part of the pero ang maganda doon kasi ito tingnan mo to. Kung ito, tapos na ako ha, wag niyo nang i-count to ha. Okay. Yes. Kaya crop ko na lang to. So that photo again is coming from Sir Edwin Loyola who visited Convict Lake. Guys, so sa ngayon lang nanonood or dropping by, this is what I'm using is Photoshop 2021, which has one of the marami siyang features right now, and one of my favorite feature would be replace sky, which is napaka simple lang. All you have to do is just make sure you're selected the layers, you go to edit, then sky replacement. Once you click that, and that's basically it. You don't need to do anything else. You choose the cloud you want and babaguhin niya yung background. So right now, I'm choosing the sky right now, which is currently parang ano siya, what do you call this? Parang, yan. As, ano ba to? Dusk? No. Sunset. No. Yeah. Okay, sunset. Now, ang maganda dito, you could actually change the yung brightness of sky if you want to. You could make it darker if you want to. So yan, I could make it darker. If you want it more warmer, you could do that. Kung yan, mas ano ka dyan. So, ang rami mo pwede gawin. So, pwede mo pang i-fine-tune to based on yung gusto mong gawin doon sa image mo. Now, let's change it to a brighter blue, let's say. Let's say, go for a little bit more of sunny day naman. O hindi, pasamahan natin ng rainbow. Rainbow. Diba? Oh. There's a leprechaun. Kaya ngayon, pag nag-shoot kayo ng rainbow, hindi nyo na alam kung totoo o hindi yung nakikita nyo. Nako, dinagdagan pa ng sakit ng ulo ng Photoshop na naman yung mga nagsushoot ng totoo. Diba? Yan! Oh, diba? Gawin natin bagyo. Imagine mo, pwede na akong mag-sunset tapos may moon pa. Rainbow pa. Pagsasamahin ko, rainbow. Tapos may dolphin pa dito sa lake na nagsasalo, no? Winner yun. Boom! Pag may kumontra, bahala kayo. Basta mundo ko to. Pakinyo. Yan ko gusto ko. Yan yung unang cloud na yan. Ang ganda na eh. Diba? Imagine mo, Rommel, bagay na bagay sa mga ginagawa mo to. Sa mga kliyente mo. Kahit sunog na yung cloud, saka umiiwas na automatic do sa subject. Nilalagay niya in between na. Di ba dinemonstrate ko earlier? Hindi niya ba nakita? Okay, sige. I'll do it again. Para ano. Wait. I'll look for that photo again. Alright. Just to prove my point na you don't have to do selection. You don't have to do it masking anymore. Why? It's gonna automatically do it for you. So, for example, ayan. This is a busy background. You have trees on top, trees on the left, may church sa dulo, may couple dyan. So, putting a cloud here,
in between yung mga nakikita nyo mga down-down na yan, mahirap. Mahirap. Ha? Nakita nyo, may pino-pino pa yan. Mm-hmm. So, I'll do it now. Tingnan natin ang orasan natin pag ano, lagay natin ito. So, before, abutin akong siyam-siyam dyan. I-brighten up lang natin konti para naman ano, tumabas konti yung detail. Yan. Then you go to? You flat ko lang siya. You go to edit, then sky replacement. And then choose? Then choose whatever clouds you want. Let's, wag naman. Pwedeng rainbow, diretso. Pero laruin muna natin itong ganitong kulay. Just enough for the sake of everyone who's watching right now. This is just some of the features of Adobe Photoshop 2021. But it's a little bit heavy on the resource, pero kaya ho. Yeah. It may take a while to load, but when it does... Kasi inaano niya. Sinusukat pa niya yung ano eh. Ayan oh. Papso. Hanip. Oh, sobrang hanip talaga. Kuha niya yung dahon. So, lagay natin. Oh, gawin natin happy. Kuha lahat. Disney-like, ano. Yan ang maganda, yan. Yeah, Mark. Ay lang ha. Naubusan ng utak computer ko ha. Nagsistream ako, nagpa-process ako ng high res. Ayan, oh. Lupin. Yeah, that one. See? Pasok pare, tingnan mo yung dulo ng... Yan ang maganda. Just to prove na ganong katalino siya. Okay? Just to show you how intelligent yung ano niyan. Pare, tingnan nyo yung ano, yung dahon. Kinuha niya isa-isa. Yun nga eh. Minas out niya automatic. So, Park, Sir Edwin is asking Park Sir Edwin is asking, is the 2021 version of Photoshop available or compatible with the iPad Pro? I'm not really sure, brother. I haven't seen kung meron silang version sa iPad Pro, pero ito may rainbow na nilagyan ko, Pops. So, magkano babayad sa'yo ng ano, mag-asawa niya pag ganyan na i-exacto mo yung rainbow? Ewan ko na lang. Anyway, Kuya Edwin, I'm not sure kung they have a version right now. Kasi yesterday lang lumabas rin yung sa amin, yung sa Mac version. So that's why I was able to update mine. Mm-hmm. So yun. Nice. So imagine, lupet, ladies and gentlemen, it made Photoshop, you know, scary. Easy as 1, 2, 3. It's actually, it made Photoshop scary. Ito yung maganda. Sabi ni Rommel ito. So, pag nakita nyo ganito itsura ng background sky nyo, alam na. Sa Photoshop galing yan. Alam na this. Isa lang itsura. Bakit pareho ang shoot nyo nung hapon na ganyan ang itsura? Eh, diba? Chinempo po namin yan, chinempo. Pwede nyo pa i-dark ito. Napaisip tuloy ako. Ang ganda. 6,000. Warm. Ayan, yun, no? Kailangan natin yan, Mel. Diba? Go ahead, Sir Edwin. Send it. So you're the third the third photo will be coming from Sir Edwin. Ano yun? Sir Edwin is gonna send you another photo. Ang gagawin ko? Issue na. Papalitan ko lang clouds niyan eh. Bigyan mo ako ng ano, Edwin, sige. Bigyan mo ako ng pang-composite. Taong nakatayo na nakatalikod para ilalagay ko. Yung natanda mo yung hinihingi ko sa'yo. Talagang papabutin nyo ng 3 oras naman, no? Oh, nga, of course! Hindi pa nabubuhay yung picture. Kuya Edwin, next ano na, inantok na ako. Pasubukan muna siya sa bintana. Sa bintana. I haven't tried. Wala ka. Ah, wait. Bintana. Sandali. Tingnan natin ha. Hindi ko masabi kasi hindi naman sakay itong... Hindi eh. Bintana? Ah. Oo eh. Tingnan natin ha. No? Titingnan ko lang ha, may gagawin ako. Experiment to guys ha, wala tong ano ha. So it's an experiment. So it was asked kung bintana. So tingnan natin kung anong mangyayari dito. Sky replacement. Wala kasing sky to eh. Hindi, pero ang gagawin hindi. Siyempre, gagawin natin muna. Susunugin ko muna to. Para mawala ng detail. Para akala niya.
sky. So Rommel, explain to our viewers what Parc is doing. Hindi ko nga rin alam eh. Huwag mo na. Kung hindi ko alam ginagawa ko, huwag nyo nag-explain. Oops. Sorry. Alright. Tingnan natin. Kung wala namang wala. Natin. Diba? Edit. Sky replacement. There you go. Wala pa ka eh. Excited. Meron na. Meron. Kaya. Pwede. Pwede. That's just wrong. That's just wrong. Oh, pero pwede. Ang pwede. Point ay, yan, pwede palitan. Pantamad. Oo. Wala, ay, talagang natin, ganun. Hindi, wag ganyan kasi sana gawin natin blue. Blue. Baka totoo na. Diba? O, diba? Ay, Lagyan natin may mga ulap-ulap. Rainbow. Tapos, kuha ko ng picture ni Rommel. Lagyan natin siya sa una. sa gitna. Lagay mo ito sa gitna nung una, no? O, diba? O, tingnan mo yung tsura ngayon. O. Pwede na, pwede. O, diba? What? Diba? Wala nang problema kahit bado yung background, no? Oo nga. Kaya. O, yan ha, guys ha. Demo ng Adobe Photoshop 2021. Tinatry namin lahat ng possibilities. So, may saisay yung gabi namin ngayon. Na pati ako. So, first time ko lang ginagamit. Yun. Ayun, imagine, you could just imagine any background. Pwede pa nga. Pwede, pwede. Yung ano, yung cortina ni Rommel Cruz, pwede na niyang bagayin. Diba? Wala mo. Tatlo isang daan nga law po niyan. Pamay na lang po, pamay. Tatanggalin ko na mamaya yan. May kukuha na daw kasi na may na. Kaya meron na nag-mine na, meron pa ng mine. Okay, so yun. So pwede siya. Lupet ang lupet. May nanonood ba? Good one, Photoshop. Good one. Nanonood pa ba? Meron pa. Lang yan, nagpadala pa si Edwin. Sari lang, Edwin. Sige, alright! Last photo. Okay. Last photo for the night. Sige, boundary na tayo. So, tatlong photo. Okay, guys. Daldalan muna kayo bago iloload ko lang. Okay. So, Rommel, yan yung pinag-usapan natin, di ba? Yeah. Yung Photoshop. Yeah, ito ang maganda dito. Kasi, how do you think it will affect shot you, ni Kuya Edwin is in black and white this time. Hmm, okay. Kung for example black and white ng photo, hindi magba-black and white 'yung ano. Hindi magba-black and white, pero I'll convert it to black and white after. Oo. 'Yung ano. So wala kaso okay. Pa rin. Kailangan ko lang ilagay 'yung ano, 'yung elements first. So walang kaso. So I'll play around with this. Ah, may tao. Ang ganda nito. Okay. May tao, I didn't notice that first. Okay. Saan ko pa ilalagay siya? Okay. Blanco na tuloy. Inaantok na nga ako, hindi ko alam anong gagawin ko. Anyway, here's the photo. Oh, okay. Okay. Ay, yung couple, oh, nasa right side, oh, ganda, lower right. Yan. Oh, okay. Ang ganda talaga. Una, hindi lang. May gagawin ako. Tumakbo na utak ko. Sige. According to Sir Edwin, this photo was taken last week in Yosemite. Yosemite? Oh, okay. That's the one in... Anong lugar nga siya? May ano siya eh. What's the ano, parang place there na talaga pinupunta sa Yosemite? May ano siya, laging pinipicture ano eh. Anyway... Nain ko po. Ano nga gagawin ko? Oh my God. Okay. Now I know. Where's that tool? Wait. Where's that tool? Part. Bilis. Gamitin mo na yon. Let's move you both here. Kasi hindi kayo bagay dyan. Nalulunod kayo masyado sa detail.
lipat ko muna kayo mag-asawa ha. Masama to kinakausap ko. Ayan, I'm live. Sorry. Nadala po ako. Akala ko according to Sir Edwin, that's the glacier point of Yosemite. Yeah. And while you're doing your post-processing, Yosemite National Park is an American national park in the western Sierra Nevada of Central California, bounded on the southeast by Sierra National Forest and on the northwest by Stanislaus National Forest. The Edwin, park, laruin ko lang to ha. Sorry, kuminove ko sila. Laro ko lang. The park is managed by the National Park Service. Makiyat na sila. Makiyat. Teleport na. Then, para mas mahirap na. No, pag inisip mo, paano sila nakaakyat doon? Paano sila umakyat? Nag-teleport. O, diba? O, diba? Kayo mag-iisip mo. Paano? Pwede sa tuktok. Masadong ipit yung ano. Ikaw naman, mas mahirap naman sila doon. Paano sila umakyat doon? Okay na yan. Dala. Tapos, let's play around with this. Five. Tagtagan natin na konting. Rommel, say something. Yes. Park is talking to himself. Napapatingin na nga rin. Napapatingin. Saan pa yung ginagawa nito? Nakakatamimi, yo. Ganito ba ang lahat ng wedding ano nagsushoot eh talagang ano prenup eh talagang nakakagana eh. Wala na. End of story agad. Okay, uwi na. But Rommel, Marcelo, the sky replacement addition with Photoshop makes your work easier, di ba? Pagdating sa wedding, wedding problema, location. Ito yung problema. Template yun. So, lahat silang gagamit ito para pareho sa kayo. So, hindi na maganda tingnan yun. Yun yung drawback nun. Okay. Diba? Paminsan-minsan lang siguro. Pwede, pero wag madalas. Yun yung hindi madalas dyan. E pangpadali ng buhay yun. So, yung iba, syempre, wag naman laging ganun. Pero maganda talaga pang-add ng elements yung sky na yan. Pagkaya ng laptop ko, maglalagay ako. Kaya to. So, lagyan natin sa... Magaling ko ni Call of Duty. Pero ano, rami kayong pwede. Ano. So, plus, ano actually, ano guys, aside from landscape na makikinabag sa new Photoshop, it's actually pati yung portrait, yung neural filters. Mm-hmm. Haven't, ano? Hindi ko pa din ano fin, wag mo na labas. Sa Photoshop sa workshop ko na lang. All right, so edit sky, bugbugin na nga nat, walang problema yan, kuhay pati bundok, kinuha ba yan? Wala, hindi pa nag-load. It's still loading. And there you go. Ayusin pa natin. Hindi bumagay yung clouds. Bagay dyan. It's somewhere. Ano yung tsura ng rainbow na black and white? Weird. Nope. Serious. Yeah, that one. Yes. Yes. Talk sa banga. Sana maglabas din siya ng template na yung ano, ano. Ayun. Yun. Yung mga naglalaban ng ganda. Alam mo, hindi ko iba black and white to. Okay. Alam mo kasi gagawin ko. Tignan mo to. Nakita ko agad eh. Huwag mong kausapin sarili. No, according to Sir Edwin, he used a Leica camera to get this photo. Leica. Captured. Leica. Sorry, Leica camera. Bubulong-bulong na, bubulong-bulong. Mana epekto. Para mahirap gumamit ng sky replacement kasi kakausapin mo na yung sarili mo. Hindi epekto eh. Loko kayo ah. Akala nyo. Patay nyo. May ano ro kasi may divine intervention yung ano, sky replacement. May bulong sa ano, sa taas.
Hintayin nyo. Naririnig nyo yung kinakausap ko. Hintayin nyo yung pag nag-aaway kami. Yun! Oh, wow. Oh. Okay. Nga, naaliw ako masyado dito. Wag kang maaliw. Nasaan yung arrow nito? Nasaan yung arrow nito? Kanan, kanan. Kanan, no? Mm-hmm. Kanan. For those who just tuned in, this is Session 5 of Boring Mondays. And currently, this is sinalba a photo coming from Sir Edwin Loyola. The photo was taken in... Where was this? The Glacier Point of Glacier Point. Yosemite. Yosemite Sam. Using an iPhone ba to? Ay, Leica nga. Leica to. Kuya din ha, gagawin ko lang ano ha. Ano ko lang, artihan ko lang. Nagawan ko lang ng aking touch. And the current version of Photoshop that Parc is using is the 2021 version. One of the new features that was added is the sky replacement. Photoshop 2021. Sana bigyan ako ni Santa Claus niyan, Chong. Nangingigaw pa kay Santa Claus. Santa Claus, a.k.a. my mom. Eh, mga dalawang bagang lang yan. Kayang-kaya mo yan. Bagang. Dalawang bunot na ng bagang ni Doc yan eh. Tapos, one year subscription pa. Ups, one, ano, isa postiso. I think I'm done. Mas gusto ko na ito. Okay. Ano, surreal lang dating ng kulay. Ay, ano, more parang lang. Silabay ko lang. I like the black and white. Pero nilagyan ko na siya ng feel ng parang ano, cinematic ano lang mm-hmm. color. Pero other than that, then that's it. Gusto ko siya. Parc, according to Sir Edwin, that's his entry for the World Photographic Cup. Pambihira. Oh. Hindi, okay lang. Ibang categories. Anong category to, kuya? Nasaan daw? Not yet at it. Kasama ka na sa Team Pilipinas. Yep. Yes. Team represent. Team Philippines represent tayo, brother. Support the Pinoy talent. I don't normally join contests, pero just for you. And that's my interpretation of his photo. Maganda na yung photo niya, ha? Ginawa ko lang para. Okay. That's it. So the before photo is the one on top. Ang lupit. Nothing against ano the photo Kuya Edwin. My interpretation is just different in terms of placement ng couple. I like the placement ng couple mo kasi talagang sila focus agad siya din. Gusto ko lang sa akin ginawa ko lang ng mas drama. Alam mo yung drama more para nilagyan ko ng handicap ba. Paano sila, paakit sila sa, ano, kumbaga nilagyan ko na dagdag story na parang yan yung part ng adventure nilang mag-asawa going na magkasama, akit sila kung saan-saan. Yan yung, ano. Hindi ko na pinaharap yung gusto nilang ilagay ko pa doon sa mas mataas na bundok. Iba na yun. Ano tawag doon? Suicidal na tawag. Na, ibang level yun. Ibang level yun. Pero other than that, yan yung kinalabasan. Nice. And nice we completed one, nice three one. Photos for tonight courtesies of Who sent photos, Rommel? Dalawang Edwin Loyola. Mm-hmm. Nakalimutan mo na yung una, no? Eladio. 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 Yes. Eladio Woods. Eladio Woods. Okay. Eladio Woods? Wala nakaget na joke. Oh my God. Wala na. Saka, syempre yung dalawa kay Sir Edwin Loyola. Yan. So, pakita mo nga yung tatlo. According to Sir Edwin, the category that he's supposed to be joining is fine art, but there was a problem with the team, so he had to give way. And yeah, that's why he took this is the photo that he opted to submit. Okay.
And then he would say, no, and then this is the photo that one. Damn. malakas yes, siya. Lakas yun. For someone, sige, Mr. Wedding, ano mo dyan, ang masasabi mo doon sa photo? Ako, sobrang ganda. Ang lakas ng photo. Kahit na yung black and white, and sobrang ganda na. Eh, magkaroon ka ng chance mag-shoot ng ganun. Diba? Ano yung baklase, no? Sobrang ganda niya. Kaya, nasa on-screen ba? Nakikita? Yes. Yes. Okay, this is the first photo by Eladio Woods. Eladio Woods, yan. Second photo is, again, by Edwin Loyola. Shot using an iPhone. iPhone X. And this is in, saan nga ba siya? Sabi niya? Anyway, somewhere in the, somewhere out there. Somewhere out there. And finally, Convict Lake Park. The second photo is from Convict Lake. Yes. Okay, Swan Lake. Okay. This is Swan Lake. All right. Glacier Point. Hindi na nagre-register. Atok na ako. And the last photo is the Glacier Point. So I just made it more surreal. Yung, alam mo yung parang fantasy land na, no, di ba? Yes. So this one is from the Glacier Point of Yosemite. Point. Yes. Nag-control lang ako dyan kasi pwede ko nga lagyan ng dragon doon sa dulo. Ang ganda. Sobrang ganda. Yeah. But yes, again, thank you to all our photo senders and our viewers. And that's three photos for tonight. Na-late na tuloy si Rommel Cruz. Sorry, Rommel. Ano ka, nadamay ka pa sa tagal namin. Ganda ng mic mo talaga. Ang galing tumunog. Gamit mo naman sometimes. Sobrang bangis. Alam mo, benta mo na lang kay, ano yan, kay Doc. Bibili na nga ako eh. Mine. Bili mo na lang yung kay Rommel. Wala rin pakinabang yung kay Rommel eh. Anyway. Guys, so I guess that's it. It's good night for me. And yes. It's a wrap, ladies and gentlemen. Sleep, boring Mondays. It's really boring. May nanonood pa ba? Meron pa. Oo nga, no? Ba't kayo nanonood pa? Napaka-boring nito ginagawa. Pag-ira kayo. Hey, Benedict. Yun. Benedict from Taiwan. Hi. Hi, Benedict. Good evening. And Dindo Panaligan what is watching. Bong De La Cruz is watching. Ga is suki natin. Doc Louis Gutierrez, nice to see you again. Si Doc. Hello, good evening, Doc, good evening. Hindi mo kilala si Doc Louis? Ano ka ba? Kasama natin pumupunta ng Wawa Dam to. Oh, okay. Si Doc Louis, Doc. Hi, Doc Louis. Good evening, yeah. Good evening. Yun. Alright, so guys, right. Again, stay safe. Stay away from crowded places. Takpan ng bibig, pag-latching, lumayo kay Rommel, and that's it. Stay safe. Okay, ha-hatching ako din kayo. Yeah. So, parting words, say bye-bye, guys. Doc bye, Franco. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye, Rommel, and good evening, good evening. Grabe, good evening. Galing talaga ng mic mo. Tuloy mo yan. Bye-bye. Dito makatulog sila sa scary story. How do I shut this down? Stopping live stream. Bye guys. Good night. See you. Oh, next week ba? Meron pa ba next week? Tingnan natin. Yes. Ano ka ba? Magkakasabay yun. Thank you. Bye-bye. Good night. Kuya Edwin, thank you. Guys, everyone is watching. Good night. Thank you very much.